game nila against DreamHack. Hindi namin minamalit ha, pero what I'm trying to say is that yung RRQ talaga... Ngayon lang pala nag-live. Bayan, nakakainis mali. Nakakainis masyado. Diba? Like, hindi mo makita kung nagamali ba sila o hindi. Oo, not only that, Rockard, parang ito kasi, yung kumbaga yung kung gaano kalinis ang laro ng Alter Ego ng MPLI, parang nakikita ako siya ngayon sa ano eh, sa RRQ. I think so, and MPLI definitely was forgotten na at this point, ay, no? Yes. Feeling ko talagang yung mga nangyari noon, parang MPLI, really? Parang hindi na yun yung, it's a completely different meta, it's a completely different story, yung mga nangyari ngayon. And last really last say, stream tayo guys, last so stream. Refreshing. Kasi hindi yung mga dating pahinga rin. Unbeatable killing machines. Mm-hmm. Eh, napigilan. Kasi yung mga, hindi mo naman akalain. Kat, tawag ni Papa! So, again, we were expecting a lot from Japan din. Then, yes. Na 2-0. Nalagyan mo daw ba ng toyo? Oo! Hindi hata na nagagano sa score. Ayoko! Mapapansin nyo guys, mamaya pagkain tayo ng schedule. Lahat ng mga nasa kaliwa, Hindi rin basta-basta tong squad ng EVOS S. Let's go, let's go. Si Pokemon, si Soul, si Aeon, si JPL, and si Potato. Di ba, medyo, known din to, no? Na, sabi, Lemon is... Yes, possibly. Possibly the last tournament here. And again, pati yung mga coaching sa akin bumalik na, they're really... everything that they have into this one. And it did show that EVOS SG definitely performed very well. Kanina, napakagandang laban sa akin na pag-audit. Pero so far, I think that, again, this is a team that will have a lot to prove against the Indonesian region. Megalo shoutout sa first viewer natin. Megalo shoutout to you. The MYSG squad of EVOS SG, paano sila mag-perform laban sa isang Indonesian squad? Again, historically, nakakatakot the region ng Indonesian na kalaban. Yes, siguro ano, ang magandang side lang for the EVOS kasi association na meron din silang Indonesian brothers, yung nga yung EVOS legends, and most likely yung mga tropa nila doon na nabigyan sila for sure ng mga insight na kung ano ba ang laro nitong RRQ, ano ba ang laro nitong Alter Ego. And of course, EVOS, itong... This time, I'm telling you, we... Ay, sorry. Si Coach Dottie himself, guys, wait lang tayo guys. Drafting na tayo, drafting. May nadalang malupit na meta. Bakit bukas yung ilaw? Wait lang guys ha, wait lang guys. Babasa yung ilaw. Doon sa ano, sa SGA, MYSGA. So, yun yung mga kailangan natin abangan kung na-refine na ba nila yung galaw nila. Kung na-integrate na ba nila yung mga current, yung mga malulupit. Grabe, daming fans ng Bren kanina na nanonood guys. Para sa MYSG, this is a benchmark para ko. Oo, saka ano din to eh. Malag yung title. Bren, Alter Ego. Pag nalusutan yun ng Bren, parang isang obstacle. Ang galing! As for EVOS SG, it's almost the same thing. So pagka sila ang nakalusutan, kahit ito, no sugarcoating aside, favorite ang Oni-chan, megalo charot. Sabi ni Oni-chan senpai, kung nanonood, sana mapanood niyo tong video ko. Megalo charot sa iyo, Oni-chan senpai. Pero hindi pwede silang basta-basta eh. Baka nga siguro kaya pinasok nila si Albo. Kasi iba na to eh. Ito, this is the game. This is the game. Baka wala na tayo. Hindi natin pwede na no. Wala nang paligoy-ligoy pa. Kailangan gawin natin yung ginawa natin kanina to prove. Kasi kailangan nilang ipaano eh. Kailangan nilang i-prove ulit na Indonesia's gonna be there. Kasi nung nangyari sa Alter Ego, we already proved that
man, what happened to the Philippine team, di ba? Parang on steroids. Grabe. Kumbaga, kakaibang mga mood yung galaw. Iba talaga yung galaw. Yeah, hopefully makita natin yung tendency going. Of course, ayun na nga dalawa yung Filipino squad natin for the upper bracket. At good news, hindi sila maglalaban agad sa first round ng upper bracket. Dahil, yun nga, ulitin lang namin, ang manalo dito sa huling serya na to, RRQ Evos SGI, ang kakalabanin nila is Omega Esports. And, what do you think, Rockheart? Kumbaga, for sure, nanonood dito ngayon si Coach Dale. Nanonood dito ang mga members ngayon dito ng Omega as they are looking into... Kung sino mga kalaban nila. Yes, sir. I think what you guys have to do is... Sino nga ba? ...look at how they draft. And I think the draft is definitely going to show itself later on. I think tama pa rin yung accurate pa rin yung sinabi natin kanina na this region, Indonesia, really is a very... They draft for the aggressiveness. Diba, they wanna go for the quick... and quick execution. And pinakita nila yung kanina. And I'm pretty sure mangyayari din yun. This one, against SG, which I think nagsisimulan ding maging katulad nun. Kasi nakita ko yung SG. It's starting to look very similar. Parang somehow nag-attack sila. Halos parang dito dito. Kasi ano eh, ang isa yung SG. Parang ang pinaka-brother. May kalaw shoutout sa mga bagong viewers natin na magkalaban po ngayon. Is, ano nga ulit? RRQ at Evos Legends. So we're about to start drafting po kaso ano may technical difficulties lang po tayo. So welcome to our live stream. Let's watch kung sino po yung mga kalaban ng Omega sa upper bracket. Or kung may fan ka ng both teams, sino ang basically, they show manok mo. This is another one for them to show that they are a strong region still. Na kahit ang makipagsabay, bakit lagi nilang binabanggit Indo, lagi nilang binabanggit Philippines. Oh. Baka naalimutan nyo kami. Hat out ka ni Papa. Or rather, Cinderella stories. Pero, I would say ito, isa to sa mga possible. I'm so happy to be here. Hopefully, makita namin na Evos SG to come out. Wala! RRQ, baga, set in stone sila, alam mo kung ano yung capability nitong hero na to. Hindi sila tatawagin Viva RRQ kung hindi sila overall. Pero, Evos SG, they have to roar dito sa laban ng Nora Hart. Roar. Again, we are, gulit lang kami sa mga naman yung extinct fight. Pag kailangan ipakita, hindi pa sila extinct, hindi pa extinct ang white na tiger. Kailangan yung patunayan, white tiger. Yes, the white tigers. Yep. Kailangan patunayan lang, hindi pa sila. Tiger ba yun? Tiger. Oh, the white tiger. Tatanong ko sana ng saber. Yun, extinct na yun. Ah, yun ang extinct. So may white tiger pa talaga. Sabi nila. Ah, pwede rin pa rin. Parang albino. Hindi ko din sure. Albino tiger. Kailangan lang patunayan na mali si Manjin, hindi pa. White tiger, no? Isip ko isa lang. Wala na masabi guys, no? Kasi yung tagal nung drafting. Simba. Ayun, sinala. Tigress. Anyway, Lioness pala. So. Lioness. So, oh, Lioness. What gagawin natin ngayon dito is we have to really observe what the SG region is going to be giving us. Again, we're waiting for the draft to get into the way for our last game. Yes, last game guys, grabe. Again, there's kung hindi nyo po napunod yung mga laban kanina na nangyari, yung Bren, Alter Ego, RRQ, yung past games nila. Pwede po pumunta doon sa channel ko. Click nyo lang po yung pangalan ko po dyan sa baba. Makikita nyo po yung mga games kanina. For bracket C. Nakauwi ako sa amin. Mag-stack kami dito ni Manjin. Mga 4. Nakauwi ako mga 6:30 pasado na. Okay guys, 2 minutes. Mag-start na po yung drafting. Mag-alaw shoutout to you guys. Mag-shoutout po ako. Wait lang po. Hindi ko na napanood sa pero anyway, muli guys, ang mananalo po sa matchup na to ay makakalaban po sa upper bracket ng Omega since nanalo po sila kahapon. Ngayon, kung di nyo po napanood, feel free to check out the video in my channel. Si Potato. Ayun nga, no, tama. Si Zeiss nga pala on their coaching back. Ganyan yung galing din sa Evos Legends, by the way. Siya yung current coach ng Evos Legends na napunta dito ngayon para i-coach ng Evos SG. Oh! Ang lumipad pa yan. Literal na ano kasi ah, literal na lumipad ba? Kasi siya yung lumipad ang aming team.
Evo's Legends. Kasi biglang binalik ngayon. Oo, kasi so, ang may slot kasi is yung Evo's SG. So literally, yung coach ng Evo's Legends. Oo, wala sila LG, so sila anti-mage. Oh, Evo's SG ito maglalaban. Hindi ko alam kung siya yung head coach. Actually, yes, yung coach is sa'yo. Nakalagay sa ano niya. Oo nga. Sa akin niya. So literal na siya ang basically yung brains ng draft nandiyan ngayon. So ang sinasabi mo dito, Rockhart, mas kabisado ni Coach Says ang galaw dito ng RRQ. Ba, na-champion sila eh. Not only that, nakakalaban niya sa Indonesian scene itong squad ni Coach James. Exactly. Ang coach ng RRQ. So definitely mainit yon. Sa draft, ito, ano yun, draft battle ng more of the Indo. Mm-hmm. The pure Indo meta versus the Indo/SG meta. Ay, gusto ko yan ha. Kasi, kumbaga, alam. Megala, charot po sa mga may mga bagong viewers tayo. Wait lang po, may importante lang po yung nasa si Kato. Yes, tama. Ang magkalaban po is RRQ and EVOS. Again, kung hindi po alam, ang mananalo po sa bracket ng isa matchup nito ay makakalaban ng Omega tomorrow or sa upper bracket. Yes, exactly. Now, Albert is subbing in for Shin. Kasi, ganun talaga. Kailangan natin baguhin ang ating playstyle. I think that's what they're going for. And it ginawa nila dito is si Albert, which is again, specialty nito. Specialty hero to. Hindi makakalimutan ng mga nanood. Itong sila 1-1. Ah, okay. Guys, kanina eh, sila Albert kasi. At si Lemon, hindi sila naglaro. Ngayon lang ulit sila naglaro, katapat ang Evo's SG. Wow, may reserve sila. Oh my, I'm really excited dito. And hopefully excited na rin kayo mga kaibigan yung mga nanonood dyan. Yung mga panagkakunan. Oh no! Oh no, dog! Hope! Wait for Tita. Pinapain series off today. At ang pinakamahalaga dito, as we are supporting our team, sa mananalo nga dito, ang tatapat sa Omega Esports. That's right. Kaya kailangan panoodin din yung mga tunay na esports fans all around the Philippines. Hindi lang pwedeng kung kailan lang naglalaro yung Bren, kailan lang naglalaro yung Omega, doon lang tayo manonood. Kailangan panoodin natin ang competition kasi doon natin malalaman kung may laban ba talaga ang team natin. Doon natin malalaman yung kakayanan ng ating kapatiging. End of Lola. So, ganitong high caliber matches is pwede nyo ma-experience ng mga Exactly. Qualifiers ngayong weekend. Nadali mo yun, boss. Madaming matututunan yung mga players natin dito sa game na to for sure. High level na pagda-draft, nandyan na yan. High level gameplay, nandito din yan. Kaya kailangan manood kayo. And if ever you have dreams of becoming a pro player, pro stream, pro shoutcaster na lang po. Hindi na po pro player. Malayo, mahirap po yung pro player. Kumbaga pag prepared ka na kasi, parang somehow, doon pa lang panalo ka na eh. Kasi you know what to anticipate, you know what's actually going to happen. Going back sa draft round, lago-lago pa rin. No more na. Kasi mo kanina pang talaga remove nila ang Esperanto. Hindi mo kakalusot. Yes. Walang kalusot na suot. No more na. Sabi nyo nga, diba siya yung eldest sister ng the sister. Siya yung, kumbaga, sabi nyo naman, Jane, ang breadwinner. Breadwinner. Ng family. Ano mo ko lang, Rara? I'm not really sure, ha? Nakalusot na ba ang Natalia? Natalia, yes. Nakalusot siya kasi nyo. Magalaw charot po sa 3 viewers natin. Magalaw charot po. So basically, Esmeralda ang hindi mo Mukhang tank Sylvana to, guys. Okay. Literally trending na trending. Paborito na ito sa ano, no? Sa Indonesian. Naku, natutulog na si Albert ba yun? Right now is guys, natutulog si Albert. Plus, not to mention, masakit talaga. Kiliti niya. Natulog na po si Albert. Gusto na nata mo ni Albert na matulog. Pag nagkamali ka ng pwesto. Masakit talaga. Saka yung ano rin kasi yung mechanic din kasi ng Spiral Strands. Spiral Strands. Pagkalaw during team fight. So may part na lang split second na kasi yung strangling. It really interrupts yung mga casting time. Nakakancel siya ng mga skills. Yes. Pag nagamit mo ng tama. Kaya nakakatakot talaga yun.
even, oh, pwede ka mang-cancel ng mga feather extra. So, yeah, yung mga shadow ng mga spells. Meanwhile naman, Rakar, somehow I use rin yung mga pick dito ng Evo's SG. We've seen this type trap. Bren Esports, ito yung ano nila. YSS, Johan. Tapos kumalala natin, of course, kanina. No, I do my peanut butter! Actually, very good, you don't like peanut butter. Ah, we got you! You don't like peanut butter! You said you don't like peanut butter! Ano yun? Pang salo? Oo. You don't like peanut butter! You don't like peanut butter! Sobrang hype yun. You don't want peanut butter! Yes. Grabe, kanina ang dami natin nanonood ngayon dahil sa Bren Esports, ang daming fans ng Bren Esports. Grabe, sobrang dala si pick ng Benedetta just because nababan yung Ling, yung Lancelot, yung ibang assassins. Kahit sa rank game guys eh. It's either Benedetta, Gushon. Wow, Upo! Yung labado ko pala. What? Mabaho na kaya yun? May control pa lang ng Evo's SG ngayon. Iwan kailangan, hindi mo pwede iwan yung mid-game. You can still draft the Farsa. Something similar to that. Kanina pa po kasi ako dito guys. Walang yung bagong Evo's SG. Pinagpan nila yung Hayabusa at yung Link kahit na-squishy na yung RRQ Hoshi. Oo. So, talaga, focus na focus sila eh. Ang ginagawa kasi nila rito, Kuya Raka, natatanggal nila talaga yung mga ano, mga jungler na pwede magpahirap sa kanila. But, open pa naman dito, like the Claude, open pa naman yung Lancelot for RRQ. Oo, tama, may Lancelot pa. We're still waiting. Pwede mag-Lancelot si... Ano kaya? Wala, hindi yung galaro si Shin. Si Vin yung naglalaro. Oo, okay. Dalawa pala sa abtichot nila. Uy, harit baby. Kasi meron ka ng ano eh. Meron. Uy, Wang Bu nga pala. Michael Ocharot, welcome back. Maraming salamat, sa pag-uwarta. Palike na lang ko ng live stream para ano makita ulit ng mga kasama natin kanina, no? Thank you so much. Or pushing your own lane. So, sobrang versatile pa kaya ng pick ng Evo's SG. Hindi natin masabi if this Benedetta could be on the mid or yung Harit. So, either of the two, guys, dito, Evo's Legends, Evo's SG to. Kasi ang Legends hindi naman tumagos nun sa MPL ay sila ang nag-qualify yung or mas maha sa power rankings mataas ng Evo's SG, I think. Pero nandun si LJ. Megalo shoutout sa 5 viewers natin. Megalo shoutout po. Uy, meron tayong Beledric. Nice one. So, mga nanonood dyan, guys, what do you think dito sa final pick ng RRQ Hoshi? This is a cheese pick para sa kanila. Panggula to ng RRQ. So, bra, as in, like, ang dami natin pinipin. Maganda kaya yung, ano, guys, yung Beledric ngayon, yung sa bagong patch. May damage at tanky siya. I don't know what's gonna happen here, pero so far, they're going for the Kagura. Uy, Kagura, guys. I really like what they're doing here. This is the mage. Ito na yung mid, for sure, di ba? Mm-hmm. Yung mid control. So, tama nga yung sabi natin kanina. They are going to throw the Harith onto the gold lane, most likely, or XP lane. And ang gagawin naman dito is they want to just play it a little bit more passive. This is a sign na yung Evo's SG, talagang si Johed lang yung pang-early game nila. I think more often than not, they're gonna have to dodge this. And all right, guys. RRQ versus Evo's SG. Let's go. So, ano ba to? Indonesia versus Singapore? Tama ba? Ala, yeah, sure. Is it? I think it's Indonesia versus Singapore. 25% chance na mag-shoot to the nearest enemy dealing magic damage. So, meaning kasi nagsisynchronize siya kay Sylvana. Let's go. Tapos ano pa yun, nagsiscale pa yun, depende sa age. Oh my god, yung daliri ko.
Belly, and syempre, this is gonna be attack. So most likely, yung mga item mo dito is gonna be yung mga makunachi waps, yung mga HP talaga. 40% increase of from HP items, kaya mostly HP items or basically just try to make your super tanky. So, alright, let's go guys. Naku, game in post agad ah. Anong nangyari? May technical difficulty na naman tayo guys. Kaya nyo ikakat ko yan sa ano eh. Dito. Kasi hindi ka pwedeng bastang dumive. Kailangan mag-antay ka nga nung sakit. Naka-game post tayo guys sa mga bagong pasok. Game 2, game 1 po ng RRQ EVOS SG. Unless pipilit nila. Excited ako dito, Rockard. So, makita magpaano itong Sylvan and the Bellary. Kasi, so most likely, yung Bellary will be on the side or... Bellary. I don't think it's Bellary. It's Bellary. Ano sa tingin mo? Which one will be the tank? Ako tingin ko Sylvana mas inclined na mag-tank. Sylvana pa rin yung... Oh, oh. I think mas inclined din ako na mag-tank. So, ano... Which is confusing, di ba? Sulit yung ano, yung darkness resolve. Yung, I mean, yung passive nung Sylvana. Di ba pag nag-skill sa'yo yung Sylvana, may lumalabas sa'yo na parang... Mark. Oh, Mark. Oh. Yan, yan. So, parang pagka ganun pala, parang kang ano, lumalambot ka eh. Parang yung may, every mark may physical and MDF eh. Parang nababawasan. It works. Tapos it works well. Doon naman, sa passive ng Bellary. So, that's more damage na hindi mo hindi mo pwedeng tiisin. Or actually, wala kang choice kung hindi tiisin pag nahuli ka ng Imperial Justice. Oo. So, tapos, is that gonna be enough though? Given yung ano pa, yung Soul Bloom pa nito ni Matilda, di ba masakit din talaga? Ayan guys, turn na tayo guys. Let's go. Yeah, medyo kakaibang mga... picks na pinakita sa atin dito ng RRQ Hoshi, and of course excited din yung mga tropa natin dyan to see kung this ito nga bang ang masasabi natin the new meta as Bellary gonna be debut his game here on RRQ. Magiging effective to. Grabe yan guys, magiging effective to. So in our mid lane we have Matilda and Kagura. Top lane natin, meron tayong Bellary. Uy, off lane, Bellary. Wow, off lane. Ang tank natin, Sylvana, guys. Ito pa kasi yan, eh, no? Yung Bellary din kasi parang ang bilis din mag-clean ng minion, eh. Pero not as oo. As Benedetta. Pero, yep, pero may return damage yan, Pops. Pero nakakatawa kasi dito. Sana na yung mga mag-rank lane, makapanood na itong matchup na to. Diba? Sana expert kayo ng Bellary na offlane. Bago niyo gawin to sa ranking, basta tawagin kayo ng cancer. Yan yung Bellary, yan yung Bellary. Uy, mali yung ano, bigo. I for an eye, but Mountain Shaker will be dead. Meanwhile, here on the bottom lane, R7. Yung mga offlane nga natin ngayon, back siya, Bellary. Grabe. Nag-evolve talaga yung meta ngayon. Very much aware, and again, EVOS SG, win condition, keep. So guys, makikita nyo kung sa bagong patch. Uy, level 4 na yung ano. Soul, right here on the Bellary. Sobrang baba na yan. Pag tumating level 4 na yung ano. Soul of lava, baka tumatukob na yan. Naku, corner. Corner yung ano. Corner yung ano. Pasok. Patay si Albert. Matakbo si Psycho. Si Psycho kanina yung corner nila. Ngayon siya na yung tank. And the middle lane, hindi na nag-pursue ngayon ang EVOS SG. Kumbaga, di rin sila, baka kasi ano eh, mas mahirapan pa sila nakunin doon yung Sylvana. A Psycho is nakatakas, pero dito, meanwhile, nakuha ngayon ang turtle dito ni Potato, pero dito sa may bandang gitna, may dalawa na mamumula or mamamatay, pero nakatakas pa nga naman din ang mga members dito ng RRQ. More on poke ang mga nangyari dito, pero ang tingin ko, Rockhart, ang mas naging panalo doon is gonna be EVOS SG as they secured the first turtle of the game. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh, nakakatakot na kalaban ng EVOS SG knowing na nabasa nila yung... Maganda ng bigayin guys. Maaga pala, nagbigay na agad ng kills. Hindi mo basta-basta matake down. Again, even though nakagawin ng soul doon sa top lane, may bawi agad. And nawala si Albert pa. Nawalan siya ng box dahil sa pagmatay niya doon. Masyado nang lumalim, what I mean dito. Si Sol, nasa ilalim na siya ng ano, RRQ host. Ganda ng skin ni Joe Hit, you know, guys. Bago ba yan? Mistake na sinasabi ko, ano, hindi ganda.
If ever manalo man sila, maalala pa rin natin yung mga small wins. Grabe yung matchup guys, halos pantay lang. Pero intriguing talaga sa kanyang Beleric na offlane. Di ako total confidence about EVO kanina. Pero again, if they can do stuff like this, kung kaya nila makipagsabayan nito, there's very good chance they can win. However, uy, grabe yun. Yes. Did you made that? Wow, very good. Uy, sa ganda ng nag-rhymes ha. Pokemon gonna catch them all. How about potato? We'll catch you all. Evos SG, kahit medyo napipitas si Sol, eh sila pa rin ang mas nakakalamang as RRQ. Unti-unti silang nahihirapan sa early game, Rockheart. Grabe, sobrang deadly yung tignan ng Evos SG, lalo sa ginawa nila doon sa bot lane. Nagagawa nila with that Yi San Chin, alagang-alaga si Potato, fight on the top lane. Grabe si Albert, ang kati. Medyo malalim yung pagkuha ng orange buff. That's a risky play coming from Albert, pero it might actually pay off, pero hindi yata dahil si Lemon muntik nang mawala. Ito na rin naman si Psycho Soul, he's about to fall below kay Albert. Wow! Hindi full kill si Albert, nakapagbalik ni Albert. Feeling ko, bibilin ko na si Albert. Ay, si ano? Albert bibilin talaga. Si Claude. Dito yung ganyan yung AOE yung anong damage. Aside from Albert, si Psycho. On that Sylvana, walang katakot-takot panood yung sa replay. Dapat atras na to eh. Oo, full atras na yung ganyan. Pero tignan mo. Ang nangyari kasi dito, Kuya Rockheart, medyo na-hold, ano yung na-sustain. Tapos bumalik pa yung Kagura. Tapos pagbalik niya dun sa BMI, parang chinepi-chepi niya na lang yung tatlong members ng EVOS SG. Literal na ano, literal na clean up crew. Kagalinis. Kaya binigay na kasi lahat ng skill dun sa Sylvana eh. So na-psycho sila ni Psycho. Literal yep, na sir. Psycho. 1v3 pala, hindi. Nandito pa si Albert, ready pa to fight? Ready talaga and oh my. Grabe, Ivan, magaling ko na parang ito. RRQ. Siya ang humabol doon pero kawayari dito, kawayari kay Michelle. Ako diabot. Nalisingin sila. Galing nung pagpasok ni Sylvana. Nagalaw shoutout sa 6 viewers natin. Magalaw shoutout po. Maraming salamat po. Konti pa lang naman dito ang EVOS SG pero mas nakakatakot ang RRQ. I may say as they are the draft na mas parang mas scaling going into the late game. So yun, again, early game yung RRQ, not really super impressive. Again, then mag-bloom. Pero right now, again, Soul. Oh, controlling it very well. Sa totoo lang, Rockheart, hindi pa nga natin nakikita yung ano yung strength ng ano yung isang Beric. Ito ah, bakbakan na naman dito sa ibaba. Oo, bakbakan na naman. Malundod si R7 pero nasa ilalim siya dito ng Torre as Pokemon doing the dashes here on its end. Tatay. About to fall pero hindi pa pwede makapag-TP dito. Gotta catch them all. Yung Jawhead doon mukhang nalipat lang ng konti pero may 1v1 na ganap sa taas. Pero Albert, huli, papi. Ito na naman ang kanyang Blazing Duet. Blazing Duet. Grabe! Kinapos doon yung Claude Rockheart. Hanggang gamit na gamit ang Evo skin lang naman. Si Pokemon, oh, that Harris. Pero honestly, Rockheart, this is not the EVOS SG we're expecting. Parang mas sino yung mas nakakalamang sa oo, grabe. Pre-farm yung ano, heart, oh. Palitan. Pag iba yung EVOS SG, simula ng MPLI. Ang EVOS SG and what we're seeing here is a lot of... Sabagay, RRQ mga galing na na-eliminate na ng Alter Ego. Nag-make sense nga. May galaw shoutout sa 7 viewer natin. Maraming salamat po. Magandang gabi. Kumbaga, this is the crowd favorite for the Indonesian squad. Pero it looks like EVOS SG ngayon looks ang like nakakalamang and this might be an uncontested. So tingnan dito ni Lemon kung paano kunin yung potato ang curtain na to. And masyadong malalim na yung ginamit niya yung Rat of the Dryad pero for nothing else lang naman. Pero ito ay yung gitna, delikado to. Baka mabasag na nila to, Rockheart. Yup, this could be a big one here. Soul under the tower. Grabe, super risky. First tower pa lang, dumadive na sa ilalim. Kaya nga eh, grabe yung dive na yun. Ano yung harit? Ito yung ayoko kayo yung mahirap yung harit sa clash. May espada ka ni Benedetta. Tapos meron kang... Ano ni Pokemon? Meron kang... Ang tawag doon? Kalimutan kay last turn yun. Zaman Force. Huli ka. Blazing Duet ni ano? Diabot. Uy, nakatakbo. Final blow para makatakas.
malakas nga na lang Dolph and Soul barely alive pero nakarito ng damage ni Lemon no. Uy, clicker ba yun? Si Lemon, kahit sabihin natin ikaw ang puno, mamamatay ka sa ilalim ng damo. Pero si Aeon here on the back lane, grabe. Gamit dito si Ben, dumarating na dito. Si Potato, ang sakit ng damage ng YSS as the Benedetta is about to go and re-engage. Pumapalag-palag pa nga naman din. Naka-farm yung ano, YSS. Pero, dako, masyadong malalim yung ejector na purify lang ni Ben. Grabe yun, napakahabang teamfight. Kaya nga. May hininga ka ba, Boss Rob Luna? May hininga ka pa ba? That was a very good game from RRQ. They were able to capitalize na wala. Dieter Montilla, Megalacharo to you. Wala na. Tapos na, bukas na. Hindi ko alam yung next schedule. Check ko. Pero tapos yung laban nila. You can check the replay sa mismong, ano ko, page. Na-upload ko yung laro ng, ano, EVOS. Ay ng Bren, Bren. Yes, Bren. Yung Bren, gay, takatapos lang, gay. Pwede mo check yung video. May replay ako sa, ano, sa channel ko. Ay, magalang shout out. Koy, ang shy. Hello, boss, Koy. Nag-promote si, ano, si Koy. Oh, nag-promote dito na ano ng paangat program. May kala siya po. Alongside the buff over the solo, kaso hindi niya mauhulaan ang galaw ni Vin. Although alam ng RRQ Oshi na start in board. Uy, grabe. Yun ang malaking tanong kung aabot sila. Oh, it's stolen! Grabe yung YSS, ang katina po ng damage. Although di pa tapos yung laban guys, pero naka-farm na maayos. Ang gold kasi ngayon is lamang ng 3k ang EVOS Legends. Pero may Lord ang RRQ. Ano, Dieter Montilla, may laro pa sila pero sa mga susunod na araw na yun, sa Friday I think. Friday or tomorrow. Masyado nang na-zone out sila dito eh. Parang nakukulong na sila and just by getting that door, medyo umawi ngayon dito RRQ Hoshi. Though, sa gold pa rin ang card eh, lamang pa rin naman dito ang EVOS SG. Pero nagkaroon sila mayroon silang enough room na for that. Si JBL nahuri ng Imperial Justice at kinobuan pa rito ni Albert in the Blazing Duel. Pero si Pokemon, masyadong nakutang na yung door sa likod. Nandito na ngayon si Soul. Slice it and dice it. Pero naku, members ng RRQ, nakapokus ngayon dito sa Benedetta. The hunt is on! Pero si Soul, masyadong madulas. Masyadong madulas. May libre pa kayong background music sa ano ko, guys. At aware na aware. Naku, pumasok si Lemon. Naku, delegado to. Ang laking bagay ng Lord guys, na control ulit nila yung minions. Pero nakapatay ulit si YSS. Nakontrol na in a moment there yung map because of the Lord. Ang EVOS SG na mag-re-engage. That's right, hindi pa ganun ka-ready mag-call. Albert, hindi pa tayo nakita ng mga blazing duet na nakakatakot. Sindak. So far, yun ang pinag-re-engage ng RRQ. They're being super-duper hesitant. Ay, grabe, no? Oo. Speaking of hesitant, ha? Itong top lane na to, parang gustong i-force na talaga ng EVOS SG now. Grabe. Takbo. Takbo Soul. Grabe. Umabol yung Matilda. Buhay pa ba? Grabe. Grabe. Going left. Right. Left, right. Ganun pa rin. Habol pa rin siya. Yun yung maganda. May pangtalon sila. May Silvana. May PMI. Ng Claude. Excuse me. Sabihin na natin namatay doon pero yung playstyle ni Soul kasi yan yung nang di-disrupt eh sa galaw ng RRQ ngayon. Kumbaga na-force silang habol-habulin and yung time consume. Actually lamang ang tore ng ano ah, lamang sa tore ang sa mga members pa ng EVOS SG RRQ. So hindi pa talaga tapos to. Although naman nung sa gold ang EVOS by 2000. Kasi Soul,
sinasalo niya. Siya na yung sumasalo. Nagkamali lang sila. Uy, huli kayo. Ayun yung maganda pag may YSS eh. Kitang-kita kayo sa mapa. Maganda yung movement na kung napansin niyo guys. Pag YSS nung YSS, kita sila, visible sila sa mapa. So, they move different location para at least hindi sila mapunta kung nasa sila kanina. Kasi masyado na predictable yung pag tumambay ka pa rin dun. Yan, boy na naman yung Lord. Level upgraded Lord na to, guys. Posibleng isang malupit sa Yawan, pero nasa top lane pa rin ang lalaban. Or are you hindi na po? Esto si Albert, they can go for Psycho. Oh, magkamali ka lang dyan, Psycho. Nagamit yung Imperial Justice pang takas. Ngayon, wala nang panghuling, ano, Silvano po sa stun. Ito na yung clash, Patay harit, Grabe. Tumatakbo yung Joed. Bawas yung Joed. Patay isa. Nahuling harit. Ganda nung pasok ng Veleric. Kahit walang... Today! Uy! Grabe. Oh my gosh. Makapatay na naman yung Beleric. Ang kati. Naku. Mabawi ni RRQ, guys. Where? Oh, wow. That's Dora. Is that your baby? Uy, the Lord, uy! Naku, yari na naman. Ang maganda dito guys, kahit lamang ng bahagya ang EVOS, nakuha nila yung dalawang Lord. At that means na makapag-push naman sila at magkocontrol na yung mga minions at yung mga turret. Probably yun nga, diretso top. Pag hindi nila na defend to, hindi ko alam paano nila i-defend to with that lineup. Siguro yung Zaman Force or i-spamming, pero mahirap i-defend yan guys. Mahirap i-defend yan. Yung, siguro makakatulong din yung ano, final blow ba yun? Or an eye for an eye. Ay na yung Lord, ay na yung Lord. Dahil susugod na to, ngayon sa base turret sa may top lane, pero iiwala na muna yan ng mga members ng RRQ as they go for the other turrets dito ng EVOS SG. They're playing it very disciplined. Grabe. Just instance. Kinta nyo guys yung kills pantay. Pero the big objective is nakuha ng RRQ. So, ang laking bagay nun para makontrol yung isang lane. Pero hindi pa naman tapos guys. Grabe yung bakbakan nila. Dikit. Kontrolado nila ang mga buffs. Kontrolado nila ang lanes. And not to mention, nakatanggal na nga sila ng inhibitor turret dito sa taas. Magiging problema to. If ever, EVOS magkamali ng engagement, hindi mo magkakamali. Now, mamatay na naman yung ano, Joed, nakatakbo, lagi na mamamatay yung Joed, grabe kasi talaga yung role niya. Patay si Pokemon. Patay na naman si Soul. Tatlo na lang buhay, dalawa na lang pong buhay sa EVOS Legends. How can they defend this? Ang ganda ng balik ng RRQ guys, ang ganda ng balik. Ang laking bagay ng factor na nakapag-load sila na dalawang beses para makuha yung dominating ano momentum right now. Ubos, wipeout. Wow.
Grabe RRQ guys, kahit nagpalit ng lineup, same mentality. One O guys, in favor of RRQ. Na laban, mga kaibigan, hindi naman siya bad trip siya, no? Potato. Bad trip siya potato, guys. Bad trip siya potato, guys. Kailang ito sa mukha niya. Sweet. Bakit nila pinik Grabe, nabawi. Guys, nabaliktad nila. Nabaliktad nila yung ano, laban. Dora is baho na, Hope. Dora is baho na. Hope, matinina daw, matinina. Daldalan portion muna tayo guys. No, sa tulo. Kumbaga, ano kasi yun eh, yun yung talagang experience eh. Yes, that decision making ng RRQ. Gaano ba kalaki ang naging deficit? I think close to 5,000. Almost 5,000. 5,000 deficit ang RRQ. At some point. Tapos na-comeback nila with, of course, yun nga yung mga epic plays nila doon. Nakuha nila yung Lord, yung perfect positioning ni Lemon sa may bandang likod. Ang asa totoo lang, kasi ko akala ko siya yung mamamatay doon. Kasi parang 5,000. Laging yan mo, muntik mamamatay siya na doon. Sa gitna eh. Oh, exactly. Tapos diba pag Rat of Triad niya, tumalon na rin bigla yung Sylvana. Then, walang katakot-takot. No? Oo. Pumasok lang, alam niyang agad. Like a boss. Like a boss, man. And nagawa naman niya ng mabuti. And that's why, yung Rat of Dread na yun, wala ka talagang takot. Kasi yung teammates niya talaga, alam na alam yung kapasidad na hindi talaga siya biglang mamamatay. That's why, dire-diretso pa rin sila. Minsan kasi pag yung teammate mo, pabunta sa clash, tapos parang tingin mo alanganin, pa-attracts na kayo eh. Kasi yes, totoo yan. Totoo yan, guys. Pero yung RRQ, alam nila na hindi basta-bastang mamamatay si Lemon. Ako, sakit ko yun eh. Ng, ano, pasok. Oo. Tsaka ano din eh, di ba may skill din yung Bellerick na parang bigla siyang bumibilis sa pagtakbo. Yep. Tapos may taunt pa siya. So, yes, I may say na yung in terms of the hero ng Bellerick,
For sure, Evo's ang laking ano pala bagay factor nung Belaris. Yun nga, sabi mo si Potato kanina, halos hindi nga siya namatay up until the last ano eh, no, the last team fight. Kahit pero, na lugi sila, kahit na lamang pa sa gold yung RQ, 9-0 pa rin si Potato. Ah, yeah. Nag-9-0 pa rin siya, pero nung dulo na lang siya at namatay talaga. Parang ano eh, no, yan, nag-agree ako sa iyo, no, na yung si Kagura parang underwhelming nga yung naging Kagura. Parang hindi natin na feel yung ano eh, yung nakitang yin-yang overturn. For sure nagamit niya yung yin-yang overturn. For sure. Pero hindi lang siya nag-matter as much dito sa laro na to. Siguro kung ano yun eh. I'm not really sure kung naging ban yung mga Farsa or Farsa nga no. Hindi ako sure kung open yung Farsa at that time or even sa tingin ko open eh, kasi sabi ko sinuggest ko yun pwedeng mag-Farsa to. Pero hindi laki nga eh. Kung yun siguro yun no, solid na solid talaga, lalo na kung ang tank nila noon is JPL eh, yung kanilang Johet. Yep, and it was so impressive to watch naman. Na ang daming good picks na ginagawa yung Evo's SG. Aba, ang daming batong maganda si ano ha, si JPL ha, pero laging napapurify. Oo eh. Ewan ko ha. Well, yun talaga yung ano din eh. Yung talaga eh, that's the reason why you pick up. Nagpurify talaga sila just for that as well. Pero siguro masasabi ko din yung ano eh, yung playstyle ni Soul, technically hindi siya yung ano eh, no, yung Benedetta that would want to kill. He just wants to disrupt the enemy eh, no? Yes, exactly. Parang, exactly. Like the play of Omega, si Kenji, yung Uranus niya, yung kumbaga nagfo-force ka ng reaction para magulo yung rotation ng kalaban. And it works kasi yung team naman, yung teammates naman ni JPL, they really are able to farm a lot. Mm-hmm. That's why ang dami din, ang taba din technically ni Potato doon. Ayo. Di ba? Ang tagal guys, ang tagal mag ano? Kasi, tagal mag-start. So he's doing his job. Yes. He's getting a lot of attention, kinukuha niya yung attention. Basically, ginagawa niya, nanggugulo siya, mag-alect ng final blow siya. Minsan, kanilasan rather, may mga daming lumilipas. So may farm din siyang nakuha. Habang nanggugulo siya sa kalaban. Which is so aggressive, pero yeah, that's not really enough. Yeah, indeed. To turn the tables. Not really enough. Pero ayun na nga, this is gonna be the item build. Sobrang close ng laban. MVP yung ano guys, si Albert. Lakas talaga ng Albert. Short itong Evo's SG. Yun nga, sabi ni Rockhart dito, yung Kagura, 0-5-4 siya. Hindi masyado siya nag-make sense here on against RRQ. Let alone, pero yung YSS guys, talaga nakapag-farm naman ng jungle eh. Kaso yun nga ang problema. That's more on like a utility na fighter or rather assassin. But itong si Albert, man, super late bloomer dun sa game na yun. I have to say na hindi ko din naramdaman yung presence siya up until the time na talagang nagwawala siya. And I guess that's a mark of a good marksman na talagang shadow as much as possible hanggang hindi siya ready to. Tsaka ano, no? Papansinin mo, nag-intoker siya dito. Saan ko na nag-extend siya sa Sylvanae? Oo, na alam niya hindi niya kailangan ng sobrang defensive options. Yes, I mean the magic damage. Magic damage is also there. I forgot yung ano, unique passive dun eh. Pero wow, RRQ right now on track, and sobrang excited ako kung ano pa yung mga pwede nilang ipakita here on game number 2. Pero cheese pick dito ang excuse me. Again, that's what I'm waiting for, RRQ. Binato tayo ng Belerick, nagulat ako doon. Isa na lang eh. Kasi sa totoo lang guys, we were really expecting na may mga gagamit ng Johnson. Pero up until ito, baka ito na nga yung susunod na match eh, yung final natin for today. Eh, so excited to look for Johnson. Balita din ha, balita sa ano, sa mga balitaan na grabe guys, nakakatulog na ako. So, what happened? Probably, baka sa mga scrims na yon hindi naging impressive yung wow, so, tier 1. So, anong connect ng tier 1? On the tournament itself. Pero yeah, mas ano pa nga, hindi ganun karaas ang win rate, kahit na, di ba? They're able to still do a difference. Ano yung tier 1? Gusto ko maintindihan guys, ano ba yung tier 1? Na pattern around ni Matilda, especially this one by Vin, like... How about Sylvana? Sylvana, nabanggit din yata nila to, no? Nabanggit din nila yung Sylvana. Tagal. Last live stream natin for tonight guys, bukas naman ulit. Hindi natin masyadong napapansin, pero... Okay din siya eh. Isa din yun. Maganda rin yung naging synchronization niya with parang napunta yung pattern doon sa Lapu-Lapu. Yeah, but it's still one of those picks na I think talagang pansin na pansin dito. I'm expecting it to be completely banned out by RQ. Kung hindi man maban, I'm sure gagamitin yan ng one of these teams. Kasi as we said before, Indonesia meta really does favor Lapu-Lapu sa offlane. Uh-oh. Either XP lane or gold lane.
can throw it there. You can mix it around. Mm-hmm. Either way, lalakas at lalakas siya. Yes. Tingin ko nga lahat ng game ng RRQ, lapu-lapu. Alam ko yung two games nila kanina, parehas may lapu-lapu yun. Then, eto nga, naglapu-lapu sila ulit. So, yeah. So, syempre sa mga nagtitake notes dyan, for sure, lapu-lapu is one of the best side lane that we have right now on this meta. Sure, yes. And, what do you think, guys? Sa mga nanonood dyan, you can comment down below kung ano sa tingin nyo yung mga gagamit. Tingin nyo ba, EVOS SG, they do have a shot here against RRQ? Kasi, ano pa naman to eh, regardless of the result, 2-1, 2-0, well, for EVOS SG, kailangan nilang 2-1 to. Sila yung makakapasok sa upper bracket. And that would definitely surprise me. Yung the game 1 itself, nagulat na ako eh, sa performance ng EVOS SG. Kasi yung EVOS, I think they were not prepared at all. Like, nag-iisip sila, kahit anong tank ilagay nyo dyan. Like, yung mga preparing tank nila, like the Atlas, siguro ready sila doon. They're looking for a Minotaur, possibly. Pero yung Belerick, Diyos ko, hindi ko talaga mahuhulaan yun. OMG. Belerick, yeah. For sure, may mga, ano, yep. May mga natatago pang alas tong RRQ. Malay mo naman. Yung EVOS SG naman, ano pala silang secret technique. Matilda Worthy, ban ba yung kanina sa RRQ as EVOS SG is about to show their third ban here. Yeah. Actually, gets ko yung sinabi mo doon. It was not about the Belerick. Basically, ang ginawa lang ng RRQ Hoshi doon, naghahanap sila ng way para, basically, maghanap ka ng kahit mang way para mapatagal yung laro para mapag-farm si Albert. Mapag-farm naman si Albert sa awa ng EOS. Obviously, but focus talaga doon is to make your carry into a super... Mga binaban. Yung mga tao ngayon, mas naging adopt dun sa mga lumang hero, bagong hero, at nagkakaroon sila expertise, di ba? So, I think, di ba, yung pag-nerf at pag-buff, okay lang, talaga. Exactly. Now, iniisip ngayon dito yung ano ng EVOS SG. Kasi, kaya nakikita nyo dito, hindi iba yung banning. Kasi, before the game, alam, gano'n katulad ng Bren, example na yung Bren. Psycho, yes. Given yung mga nalaro, yung laro niya kanina against Dreamax. Kanina, so, ang daming open ngayon dito, Rockard, Sylvanas open, even Johan. Stream na siya ng tonight. Mas game na siya tonight. Duality sa mga kalaban eh. Tama. Distracted yung kalaban mo eh. Oo. Oo, diba? So, pero, lapu-lapu as EVOS SG still lacks on one side lane. Yeah, safety. Safety na lang yan. Kasi si Cho for sure. Naban pala yung lapu-lapu, guys. Pang offlane. Ibang klase rin kasi ginamit lang sa... I think sobrang worst case scenario dito is mapa-fams yung EVOS SG. EVOS SG. Other than that, yung mga malinaw gusto nila, side laner rather, with either... So, kaya yung ganyan, okay lang, pero I don't think they've mastered that, obviously. Oo, I don't think they na pinrapis nila, but who knows? Pero so far dito, medyo in terms of mobility, ang maganda rito yung side ng EVOS. Tama. Alice, pag dinagdag mo yung Alice, wow, sobrang mobility nyo talaga. mobility. Ang hirap nyo i-lockdown eh. No? So, as far as I can see, the only direct control that we have here is the ejector from the Johan. Medyo situational pa kasi yung ano eh, yung sa Loyi, yung duality eh. That's true. Again, duality from Loyi is only applicable pag tama ni special. Tagal ng drafting? Targets. Okay, wala. Magawa pa pag nag-solo yun. So, yung alter ego. The same color eh, no? So, pero, good luck talaga. Nag-ban sila ngayon dito. Sige, pinilahan sila. So far, no? Yung mga bans dito is, think makakita tayo dito ng 1-1 ni Albert. 1-1 ni Albert is a very good option. Kasi, I think, multiple na, solid na yung ano eh, yung XP lane mo eh. May XP laner ka na, so kulang na lang isang gold laner. Pwede ka nga mag-harit dito. Gusto yun. Pero, consider not gonna go for that. Harit is more of EVOS SG pick yun, mga ganun. Oo, ang daming ano option pa for RRQ host. Naban nila ang sunod. To pick which jungler at the right on cue. One-one yung Arbor. Excited talaga ako kasi sobrang nostalgic ng one-one ni Arbor. One-one yung Arbor. Yung mga fans na mga Filipino fans natin ng RRQ, alam ko, hintay din nilang makita na mag-one-one si Albert. Once again, we are back. Mag-core pa ba na isa or...
hindi pa nga yun yung last na most feeling ko lang yun yung last na carry nila eh. Most likely pwede sila mag-pick up ng isa pang carry. Oo, totoo. I don't think that's gonna be the jungler eh. Kasi most of the time gold player hindi siya ano pang kailangan nila ng isa on their side. Ang napili dito ngayon Harley. Nag-guess natin yung Harry pick. Yung Harley hindi ko din mahuhulaan yan most likely kasi wow. Hindi pa ganun ka-confident yung mga ibang teams. To be real. Bren yung nag-pick up noon kanina and it worked. Pero then for other teams, not really. So I'm very glad na tinry ng EVOS SG. Medyo ano pala, no? Ang trick ng galaw pala dito ng EVOS SG. Kasi you would look at this as ayun yung jungle nila. Why is this gonna be their jungler or their gold laner? And Harley will be the one on the jungle. Then, Benedetta. Okay. Benedetta. Oo, then, mid yung Harry. Gold lane yung Tangtong Cho. Yeah, Tang Cho. Oh, so, wow. So far, I feel like, this is Dulas kun Dulas! It's more on, heals of the heroes that EVOS SG has. So, wala silang technical na tank dito, pero... Oh, I guess ito dito natin makikita kung paano magpa-pan out to dahil RQ Hoshi. They do have winning no, quite sure naman ano. Tingnan natin the more traditional ng mga draft. Yes. Na makikita natin on their side. Nakita na natin to sa kanila ginagamit nila to and the one who's actually gonna use yung nila to. Sobrang galing. Gusto kong sabihin na ano, hindi siya basta-basta ang nagla-like and pounce. Talagang piling-pili, talagang tactical. Tactical indeed 'yon. Yung very tactical yung mga like and bounce hindi basta pinag-burst damage. Para pasok lang ng pasok. Yeah. Pero ito na. Ayun naman tayo sa pause is this might pause na naman tayo. Game natin for today mga kaibigan. And yeah, mga we're just about to take our more of our time kasi kailangan lang ano eh. Kumbaga para sa EVOS SG ang tanong, tingin nyo ba guys yung draft ng EVOS SG are they capable on forcing a game 3 dito sa RRQ? That's a very good question kasi right now EVOS SG there I think ito all in to eh. Uh-oh. All in lineup to like ang risky kasi lahat ang lalambot. Glass cannon ang lineup na pinili nila saka parang ano eh nag-switcharoo sila eh oh mga heroes. Kumbaga, interesting. So, ngayon, tignan natin if that's gonna be, be an issue. Kasi, finally, they're going into, ito yung usual ayun na, nakapost kasi kay ate. Mas ano, mas mellow eh. Mas vanilla yung ginagawa ng RQ ngayon. Oo, eh. Pero, what do you think about the, ano? In-game post tayo, guys. Hindi ko alam, bakit? Ito, okay, pag na-pull off mo to, kayang-kaya mo mag-invade early on. Kaalakas ng invade potential niya. The moment you hit level 4, pasok agad sa jungle ng kalaban. Mag-hunting ka agad ng pwede mong lagyan ng deadly magic. And not to mention, syempre, na ano din yan. Mag-insert na natin, nakadaanin kami nilagay siya. That's the reason why it's so viable and there are a lot of madaming target. Si Harley na assassination targets dito sa ato. So, at pag natanggal yung mga picks na nila, if nahuli mo yung 1-1, ang laking bagay nun. Pag nahuli yung 1-1 Albert, you can stop it early on. Okay, let's go guys. Let's go back to the ball game. Ay, si A yun. Taka A yun yung ano. Recap lang sa mga bagong pasok guys. Welcome to my stream. Bale, ang nanalo po kanina sa match nila is RRQ Hoshi against EVOS SG. So, best of 3. Pag nanalo dito ang RRQ, sila ang makakalaban ng Omega sa upper bracket. As I said kayo nga, pag mas level 4 ka, pwede ka namang hunting yung Roger kung gustohin mo. And top lane is... Ang angas talaga, guys. I just wanna say na ang angas talaga ng... Exactly, pero ano ah, so... Ang angas talaga ng... Exactly, pero ano ah, so... Ng ang tawag doon. Ang angas talaga ng skin ni Chiu. I like it. Nako, yun naman. Ganting simula kanina, guys. Bigayan po na suntok. RQ and EVOS SG nagka-swap-swapan na ng mga hero. Oo nga, medyo nagkapalitan eh, no? It's expecting talaga na si ano eh, Albert yung gagamit ng 1-1 eh. Oo, top picks yan eh. Yung ba? So, JPM, patay ka, corner. At baka mapipitas dito. So far ha, ito na naman tayo, Rockheart. EVOS SG, been the one dictating the tempo nitong laro na to. Pero kasi nakita, ay, nangyari ito kanina eh. Oo, lumang kumbaga, lumang tuntugin na ito. Nangyari ito kanina eh.
as you can see, ladies and gentlemen, RRQ Hoshi, they are somehow like a scaling type of lineup. Pero hindi mo rin masasabing hindi rin scaling. Ano ba yung sabi ng squishy? Ito na EVOS ESG. Sa totoo lang, halos search ko nga mamaya. Lagi sinasabi niya yung word na yun. Hindi niya ata alam na hindi lahat na tao nakatingin ng ganung word. Squishy. Parang laging may nagagang na hindi mo maintindihan. So, right now, ang... Buti may kasama niya. Yung I like the word. To go to EVOS kasi yung build nila, talagang nalakas yung mga hero nila sa early game. Kasi Soul, kaya niya si R7 kasi kaya dumudge ng Bren Vettel sa mga skills ng... sa mga skills ng hero. Diba? Kaya mahirap yung laning phase niya. Ng ano, ni R7. Yes, indeed. Eh, mahirap din talaga. Kumbaga, ano eh, ang bilis din ng mga minion play ng mga ano eh. EVOS ESG, look at this. This they are very, very confident dito na... Victima! Pero the Black Dragon coming from R7 will be there kung mga cancel yata dito. Kapagkuha ng triple dito ng EVOS SG as they're about to go in. But Albert secure the turtle. Ang ganda ng zone up. What a move! Kaya nga, ganda ng pasok ngayon na R7. Uy! Nabato! Uy! Patay ka Lemon! Patay ka Lemon! Bawian nyo! Bawian! Ayan! Uy! Hindi kaabot pare! Nami-miss ko yung Cupra ni ano? Yung Cupra ni LJ. Nang nag-play in dito. Kasi the aggression here coming in from EVOS SG as well. Dahil kan pounce. May Albert. Ay, si Albert pala yung ano. Pero may comeback naman. Pero nakatakas with the cyclone eye. Hindi ka makakatakas. Pero hindi siya makakatakas sa mga baraha dito. Ni Aeon. Yeah, that's also a reason bakit mag-pick si Lemon pala yung ano? 1-1, wow. That's fresh. Sabi mo nga, my eyes. Nakikita nila sila at yun na yun ang nangyari kanina. Alam mo, Rockart, sa pinitignan ko yung mga hero dito ng EVOS SG, lahat sila nagda-dash. Nagda-dash si lahat. May Zoom po si Joe. May Zaman Force. Si, YSS. May Chrono Dash dito si lahat pa so good eh. Pwede bang mag, ano ba taong sa hot dito ni Aeon? Pero mamaya na yon dahil yung dragon. Mamaya ni Yon. Wala siyang pakidon mga tol. Space escape yon. Wala siyang pakidon. Gusto mo yon? Yung ganun po ano? Slippery kung slippery. Magalaw chara sa 4 viewers na rin. Magalaw chara to you. EVOS SG hindi ko alam ha, sa totoo lang ang hirap ng role dito ni Vin as it's gonna be hard for them to proc his duality para pagdikit-dikitin. Saka kung sa ganito kasing klase ng mga heroes, Kuya Rockard, parang ang maghahabol ka ng maghahabol eh. May ebusa. Ay, yung habol na yun, dun magaling yung EVOS SG. Again, pinili na yung mga hero na kayang gumawa, kayang mag-keep up dun sa mechanics nila right now. Again, parang microhan ng ano eh, no? Ang labanan eh. Kahit sabihin mong may ejector dito si Psycho, bali wala kasi magda-dash out lang sila doon. No, nagiging bodyguard na nga lang si Psycho ngayon doon kay ano, kay Lemon eh. Kasi talagang 1-1 is very weak in the early game. Dahil nasipa doon si Finn sa likod, unang nawala rito ang member Daloyi on the RRQ squad sa may bandang likod. Nandito na ngayon si Albert. Sila ngayon. Oh, grabe like and pound, sinundan. It's already down. May comeback naman dito ngayon ng RRQ. But still, EVOS SG still winning the early game na tong laro na to. Yep, 1.1k gold lead back sa EVOS SG at 5 minutes into the game. So far, I think they are doing very good. Kasi itong si Soul, hindi napapansin. Kanina pa lang, ang dami niyang ina-absorb na minion wave. Plus, nakokontrol din niya si R7. Madami din siyang na-deny na XP kay R7. Kaya level 8 na siya ngayon. O, pa-level 8 na siya. Si R7, medyo hirap pa rin. Pero si ano pala, no? Si Kuya Soul pa rin pala talaga yung gumamit ng Benedetta. So, may parang bug lang doon sa may mismong screen kanina. So, yeah, well, might as well. Ang ganda rin naman na pinakita niya during game number 1. I may say, Rockhard, this is a total different soul. Yeah. Madalas namamatay yung Benedetta. Ngayon, medyo mas maingat na siya maglaro. Mas conservative, no? Grabe. So, tama naman yan. Again, hindi na siya masyadong dumaga. Nag-farm na lang siya.
Pansin mo, talagang gusto niya mag-late game agad. Yung RRQ, alam nila na kailangan kontrolin ang mid lane, kaya binasa nila, nag-spend sila ng resources to get that towers. Ang ginawa nila dito rakan ng RRQ kasi ayaw na nilang nagahabol eh. Oo, kakapagod daw eh. Pag nagre-react sila kung saan pumupunta yung mga members ng EVOS SG, wala lang silang na, ano, wala silang na-achieve. Sila pa yung napapahamak. Oo, so ang ginawa nila, bahala na kayo sa iba't ibang lane, basta kami, pupush kami dito sa gitna. Kumbaga, they want to force the reaction sa kanila, hindi sila, hindi the other way around. Yes, again, nag-miss na yata yung sobrahan yata ng bato. And bot lane, ako po, kawawa yata ang bot lane ng EVOS SG. Grabe yan. Grabe yung like and pounce doon ni Albert. Halos kalahati agad yun sa may Harley. Dalawa na kayo members ng EVOS SG. Ang nawawala, JPL here is about to get away. Nangungulit ba yung Q? Hello, hello Maria. May galang shoutout to you. Thank you for the time shot. Kaya nag-teleport sila, saan? Ayon. Ay, straight to the box. Straight doon sa purple buff. Inijector si Vin para mabuhay doon as R7 uses Black Dragon. He's about to get away as well. Ngayon, ang RQ Hoshi, they need to disengage as they are low on HP. But the kick coming from JPL, diretso doon kay Albert as Psycho is about to fall as well. Dalawa ngayon dito ng members ng RRQ. Na-over siya ang RRQ. Wala na ko, hindi na yata sila capable na mag-depensa pa rito as two members is about to TP on its base. Now, it's about EVOS SG getting what they need ngayon. Counterplay for counterplay! Ika na nga! Oo, Rockheart, ito na naman! Ito na naman yata laban naman sa ilalim ng Torrey once more under the RRQ Towers in it. Saka, nandito na naman what's yung mga ng EVOS SG. Ito na naman RRQ, though ang ganda ng early game nila. Pero mas malinis ngayon ang laro ng EVOS SG compared to what they have on game number 1. Ng ano eh, ng chance na makabalik ngayon dito yung RRQ. Yep, right now, even Seoul right now, ibang-iba talaga, di ba yung playstyle? Kanina kung saan-saan siya makita ngayon, hindi na siya dumadalaw. Literal na farming Benedetta ang nangyari. Nako, Rockheart, laro-laro nga sila dito ni Seoul. Ginamitan pa ng diversion yon ng Loyi, pero baliwala nga naman din dahil di nakastakas. Gusto ko yung sinasabi niyo pag pinapronounce niya, ano, yung Loyi. I won't call him tamang pronounce, pero natatawa lang ako. Ang sa akin kasi Loyi. Yeah, a turtle Loyi. Buff pa yung si Potato, nakakatakot lang. Chang A, Chang O. Is it Chang A, Chang O? How do you pronounce that? RRQ Hoshi na yun, nagiging passive as they can be. And yung top lane, si 1-1 pa, may problema. Lemon, kumusta na kaya siya ngayon? Nahihirapan na yun dito, ano? Kuya Rockheart ang RRQ. Kasi hindi pa enough yung mga farm ng kanilang mga marksman para makipagsabayan dito sa mga assassin, dito rin even sa marksman ng EVOS SG. And now, the Lord is already up. Aeon, using the magic on Psycho just to zone out. Pero ngayon, R7 with the Black Dragon. Ang tanong, para saan ba to? Kailangan ba nilang pumasok dito? Nako, preemptively yatang nagamit yung Rockheart. Kaya nga eh. Namang sa kills ang Evos ha. Pero in gold. Hindi nila na-utilize yung Black Pit lang ba yun? Or Pit lang ba yun? Or talagang may dapat silang gawin? Oh no! A soul here being ejected. Pero wala siyang pake. Wala siyang pake. Dahil that's gonna be the slicing and the dicing of the Benedetta. Benedetta. Uy, si Lip, pupugak ang gano'n left, right. Ang patay, mayroon pa po, at mayroon pa pong isa. Like and pounce pa po. Okay. Sakit! Yes, andito ang mawawipe out. Nako, delikado ngayon dito. JPL! Nako, Junpo in, Junpo out. Eh, nawala yung Lord. Ah, yung Lord, mas baba. Engagement. Grabe. Nakabawi ang RRQ. Apat na matay. Sa pagkakakuha ng Lord na EVOS SG. Pero hindi siya yung dominating na bawi. Siya yung saktong bawi lang. Kasi even though nangyari yun, na-take down pa rin nila si Albert. Napigilan pa rin yung pagwawala ni Albert as the Roger. And it really worked out well. Kasi right now, EVOS is still gonna be able to go on the offensive dito sa top lane na to. Taking the box away from RRQ. Sakit, pero speaking of masakit, the duality from Bren is still there. Halos kalahati yung naging buhay ko ng YSS. But I may say, no, Rockheart, kahit pa paano, there's a slight breather ngayon. Kanina na ganito yung mga naging recipe on the laban on game number 1. Yung game post na naman. RRQ on the verge of losing, pero yung late game, ano nila, parang bigla na lang may nag-on na ano eh, no? Biglang may call na sobrang aggressive na
nagugulat yung kalaban. Which is, ayun, nangyari din yun ng game 1 a few times, actually. Isa na dun yung mga pasok ni Lemon, di ba? Parang biglang, sobrang lugi ng Arky, biglang, ubat, lumalaban to bigla. Yes. Pag nagawa mo yun, pag nagulat mo na sila, usually, dun sumasakay yung sumasakay ng momentum yung kampi mo. So, here. And then, lumamang ulit yung Evo sa SG sa gold, lang 3,000. Bago tayo mag-pause. Grabe, these two teams, they really deserve, I think whoever wins this series deserves to be a proper bracket. Completely. I may say, this is the closest we've seen on both teams. Kasi kadalasan, di ba, yung lamang ng EVOS, dalas na yung momentum na yun nadadala sa, sa second game. Pero kung papansin mo rin, mas composed ang EVOS SG compared to what they have on game number one. Pero RRQ, I don't know, hindi ko masabi na hard. Yan naman talaga eh. Kumbaga, up until this point, mga kaibigan, 50-50 pa rin. Pero ang bola, still na sa EVOS SG. At so, ito yung mga bagay na nararamdaman mo lang eh. Yung may instinct mong nakikita yung ano, yung ramdam yung nangyayari sa laro, pero hindi mo ma-put in words. Yun yung nangyayari dito eh. May something-something sa, again, just because of good decision making. Coming here from both these teams. Even EVOS SG right now, like, shoutout sa background ko, guys. Shoutout sa background ko. Mas maingat si Soul maglaro ngayon compared to kanina sa game na ito. Kasi, mas natin medyo mas overstaying. Maasim yung mga galaw niya. Talagang even with may inner turn pa yung pangalawang turret. Dumalalim talaga siya dun eh. Ganun siya kalalim mag-cut. Kanina, that's the reason bakit ang dami niyang lipi. Mas prefer niya na lang na makapaglaban lane to lane sa 1-1 eh. Nasugatan siya? And again, it really works. I hope nasugatan. Talagang kumbaga, there was a one moment lang na nakapush si 1-1 na sa top lane. Lemon was really, nahirap si Lemon sa game na to sa totoo. Like, as a 1-1, dun naman talaga eh. Late game insurance policy ka. Pag lumakas ka, as long, even though ma-takedown mo yung main carry nila right now, which is the Roger, kaya mo naman. Purang lakas na din talaga ng mga different. Pagandahan naman. Battle matter. Pero look at this is Pepito, if I'm not mistaken, Rockers. Nag-iisip ko siya. Nag-mats na ito mo yung ano yan. Nag-calculate na siya ng mga gagawin. Si Pepito, no? Ito YSS. Oh my. Oh my. Pero ano ha? Gusto ko yung playstyle niya. Galing niya maglaro ng ano, YSS. Alam mo yung part na parang ano, sort of like a link. Hindi siya yung aggressive siya, pero at the same time, tagal ng game post, guys. And that's really how they do it. Kasi yung aggression nila, kontrolado. Sobrang pasok ng pasok, G ng G. Oo. Feeling nila sobrang gigil na gigil. Gigil, na gigil. Pero kasi, namang iba, ano, sobrang... Hello ka. Ayan na, nag-load na siya. What happened, guys? Para na mga yeah. Conservative. Conservative. Like, tapos na yung, basag na yung base mo, ayaw pa dumip, mga ganun, di ba? It's for a YSS kasi, no? Para defensive. Nasa likod ka lang lagi. Monto niyo, pagod na daw. Hindi mo ma-maximize yung, ano, yung passive mo. Grabe. Yung the crits. Oh, puro ka lang. Ano doon, thumbs? Sa akin, hindi naman thumbs sa akin. Para hindi ka madikitan. Pero kasi, subscribers, you really have to use your traceless papasok. Sabi na. Di ba? Para at least, pwede mo naman mali, like, pag kami mamamatay, i-traceless mo, magpapaprock naman yung killing spree mo, yes. Magkakaroon ka ng movement speed. May mga times na ganun talaga, oh. And yeah, masusustain mo pa, but yeah, oh bro. Man. Pero ano ha, grabe yung mga ano ha, excited ako dito sa baka thumbsak lang ginawa, hindi na subscribe. To be able to pull this one out, I may say, sila ang pinaka, para sa akin ha, like a dark horse sa upper bracket. Yes. And kung sila man ang lulusot dito at ang lalaban sa Omega Esports. And buong tournament so far, sa buong tournament na to, wala pa tayong nakikitang nagmamala dark horse. Oo eh. Kung makagawa ng EVOS SG, yun sila pa lang talaga. Sila, definitely. Saka yung the way nung draft nila sa game na to, sobrang ano eh, sobrang kakaiba. Oo. Oo. This is not something you see. Kumbaga, hindi siya predictable. Hindi siya talaga predictable. Usually, madali lang para sa amin mag-predict ng mga draft eh. Pero yung EVOS SG, may mga panggulo eh. Yung hard support, tapos mayroon kang side lane na Harit, tapos yung tank mo is gonna be Cho. Oh no! Oh. Benedetta. Well, Benedetta, yeah, we actually thought about it. Pero siguro... Moon Toon, ano ba yun?
siguro sa lima na yon, tingin ko yung Benedetta lang yung medyo na ano talaga natin, ano? Yeah. Yung Harit, sino yung pinaka ano nila? Ang pinaka tang nila is Cho. Yeah, I think yun na talaga eh. Yun na, yun na. Moontoon, magsasampay pa ako Moontoon. Definitely a glass cannon build. Grabe si Moontoon guys. Moontoon nyo, pagod na. Madulas lahat, pero wala talaga silang tank, literal. Ano kasi ito eh, Kuya Rockard, parang ano eh, style nila, parang high risk, high reward. Yo. So, in terms of going into late game, parang high risk, high reward. Sila magkakaroon ng damage. So, meron pa bang low risk, high reward? Game to, lahat sila may bawas talaga, kahit yung tank nila. Kahit yung show. Well, nakita naman natin kanina, yung show nila, parang, isa rin yung sa mga kumukuha talaga ng kills. So, game na ata, game na ata. Ayan, nag-ready na sila. Feeling ko, that's a good sign. Oo, ready na si ano eh. Oh, si Kuya si Potato. Gutom na si Potato. Sa kanyang ano eh, cellphone. Init, init. Ayan. So, mga kaibigan, let us know kung tingin nyo, kaya pa to. Comment nyo lang yan, yung mga guesses nyo. Oo eh. Kung sino man nalo dito, kung kaya pa bang ma-1-1 to. Comment kayo sa live chat, guys. Live. Nag-look forward dito sa ano, sa EVOS SG eh. Yes, kaya tayo ng nakakagulat na performance all throughout the M2 itong team na to. At everyone is expecting na makakatapat sila ng Grand Finals. Grabe. Who has actually been favored Grabe. To get into the Grand Finals. That's true. Again, RQ is just a very dominant force. Pinakita nila yun kanina with a 9-minute game. Again, that's something that hindi pa rin ma-duplicate ngayon so far. So, right now, yung pack na EVOS SG is pushing them against the ropes, ika nga nila, di ba? Statement na yun. Ngayon pa lang. Grabe yung ano, yung baka mamaya nagbago yung momentum dahil so, dun sa post. Walang magpapakita. At pero ano eh, ramdam din ng ano eh, ni Harley eh, tignan mo. Kapat yung RRQ. Ba't nito sila nakapwesto? Ito ang mahirap dito kaya Rockard. Si Sol doon. Basag yung mid. It's a fake. Uy, pinasok yung ano? Harley. Pupush tong Benedetta pag wala nag-TP. Ay, may nag-TP na. Soul. Pressure din sa mid lane. Nakalimutan ng RQ. Medyo mabagal response pero that's okay. Right now, they got what they wanted naman sa mission. I think binigay na talaga nila just to be able to clear the wave just to make sure na hindi sila mabiktima dun sa mid. Yes, bro. Kasi hindi nila alam position soul. What? What happened? Wait. Nabasag yung sa gitna. Guys, bilisan nyo guys, umiiyak na yan ako. Eh, grabe ka kasi Moontoon, tagal mo. Let's go Moontoon. RRQ 2-0 mo na. Umiiyak na si Hope. RRQ 2-0 mo na, let's go. Sticker sila. How fortunate are you, no, na makikita ko yung sarili mo sa sticker. Pero, let's go, RQ, let's go. Grabe, guys. Daming technical difficulties ng Moontoon. Dapat ginagawa yun bago mag-start yung go. Nagpa-planning sila. Manermon pa kay Moontoon na yun. Hindi mo naman alam mo. What if biglang mag-focus? Katulad niyan, look at what Aina dito. Ayun na, Aina Lord. Pag nakuha to ng RRQ, it's legit. Mamatay po yun. Na-reset yung Lord. Clash na lang. Patay. Okay, apat yung RRQ, isang... Ibus SG yung patay. Pokemon patay din. Okay, dalawa patay. 1-4-2. Reset lang nila, wala silang pa. Makinchu, Inchu, magpupush. Sobrang aga sa teamfight na yun. Oo, pero si JPL dito. Nakuputay ito, nagsulo yung ano, Luigi. Pero yung mga marksman, uy, walang bagos, ikulat ng Luigi. Buti may nag-defend, grabe, yung Luigi hindi sinag... Yung Benedetta. Hindi pinagilan yung Luigi. Like and pounce. Nice one, RRQ. Uy, pinatulipin na. Grabe naman yun. Ang masigasig naman ng Benedetta na yun. Pamasahe. Kaya hindi yung pala. Kulang eh. Matagal daw eh. Hindi kayong bayad. Hindi nakapag-deposit. Oh no. Hindi nag-take off. Hindi nag-take off yung diversion doon. But
I guess it's all worth it dahil na si Kuya pa nila. Eh, tingnan natin yung gagawin nila, sasabayan ba nila? I think sasabayan na lang nila kasi wala nang second turret, diretso na itong third turret. So mas maganda tulungan ni Lord mag-push. No, natadjokan niya, ano? Natadjokan. Pag dito napigilan ng Evos yung ano, yung Lord, GG, uhu, patay si Harry ng Evos. Evos King, Evos Legend, Evos Harry. May nainid din, nainid, Evos na pala yung Toro dito. Kasabay itong RRQ. Naku, na-counter. Wow, that's a nice one. Magalo shout out sa 3 viewers natin. Hindi, yung Benedicto. Grabe si Soul. Yup. Buhay na buhay. And Lemon can regenerate. Kayang-kayang malayas. Pero guys, mind you ah, yung 1-1 saka yung... Yung pagkawala ng R7 kanina. Ngayon ang mahirap Moonton eh. Nung pinos mo yung laro, nag-iba yung momentum ng laro eh. Salahanan mo talaga Moonton. Even Stevens na naman tayo dito sa mapa, pero nice, even Steven, napaka tumang reference ah. Pero ito ah, Soul here. I may say, ang ganda ng pick-up ng Evos SG to start with the Lord Fight doon. Kapitas nila kagad doon si R7. Yes. One of the biggest reason kung bakit successful. Kumikid na to, kumikid na ching-chu. Sabihin na natin na muntik na mabasag yung top lane. Pero I guess, isang push na lang guys eh, yung top. Oh. Sa totoo lang, Rockheart, this is still a very much up. Kung may yung ganito yun, grabe guys. Isa sa pinaka-persistent. Yung gumagamit ba nito si Soul, grabe si Soul, napaka-persistent para patayin yung Luni, kaso nag-bot ng time yun. For sure, basag yun, no? Basag talaga yun, so... Worth it naman kasi lamang pa rin dumikit na kasi lamang kanina sila sa case. Ayun na, yung 1-1. Yung sila Lemon. Naku yung Chu. Makulit kang Chu ka. Naku yung kulit. Nag-aabang lang yung mga yun. Nag-aabangan na po sila guys. Ito yung crucial na clash. Uy, tumipi sila. Huli yung Harley Popsy. Si Sol yung sunod. Wag, naku binato. Sino yung binato? Patay si Harit. Patay yung dragon, patay yung dragon. Uy, may tori pa guys. Ginagawa nyo. Patay. Using the winter truncheon pero inabangan siya doon ni Potato as in Evos SG once again. Patay si Lemon na ito dito ah. Pero makakakapit at nako. Wipeout pa. Hindi nag-iisip Paps. Patay ka dyan. Unlihable yun guys. Bato mo. Possible wipeout? Nako po. Hindi ma-wipeout. Nice one. Patagalin mo lang Paps. Nice. Nasa-psycho Paps. Pero sobrang big mistake nung ginawa nila doon. Nasa-psycho. Sa bot lane mo si Ian Evos. Pero ang buhay na lang dito, sabihin na nating nasa-psycho mo si Soul, pero ikaw na lang naman na natitira. Any dragon? Oh my god! May game 3 tayo. Evos SG forcing game number 3. What the heck? Magkasambay pa ako eh. Wow! Yun ang pinaka-psycho sa lahat ng psychong nakita ko. Pero hindi si psychong gumawa nun. Ang Evos SG ang nakaisa. Grabe, may game 3 tayo. First game 3 ng araw. Pero ang problema, hindi na siya makapadipinsa. Okay, ako sa grabe yun. Grabe yung flicker in ni Vin dun sa ano sa loob ng base, nung dulo. Kaya siya na takedown eh. Sobrang lalim na talaga nila dun eh. Sa totoo lang, I really thought that RRQ is the one who's winning. Kasi parang ang gulo na eh. Ang gulo na eh. Alam mo yung nag-chaos na eh. Grabe yun. Nagkamali RRQ. Yun nga yan. Overextend? What, may Tori? Masyado doon ng Lohi. Ang nag-flicker. Grabe. Ewan ko. Yung 1-1 din. Pusuna lang ng grabe yung habol ni Soul dun. Ang lupit. Teka, wala akong kasama kasi. Ang ganda nung micro ni Psycho dun. That's one problem. Oh, overcome. Wow, what a hot game. Hot
game and exciting as well, Rockhard. And the very first three games natin for today. Sira ang curse. Sira ang M20 natin. M20. Pero ano eh, worth it eh. Kasi panira ng 2-0. They could have taken game number 1, let's be honest. Pero na-toy na raw ng RRQ. Pero it could go either way din naman tong game number 2. RRQ are the one who's having the momentum, pushing the mid lane. Yun nga lang, may mga outplays na nangyari. Nagkaubusan sila talaga doon sa gitna. And well, it's still the base na kapag regen. And I think Soul, at tingin ko, isa siya sa may pinakamaraming ginawa during that team fight. Yeah, absolutely. I think Soul was just literally the soul of EVO's SG dito sa game na to, kasi talagang ang dami niyang clutch moments, hindi ko na mapigil. Ang dami niyang clutch moments where kinokontrol talaga niya yung galaw nung mga humahabol sa kanya. And na-turn around pa niya, instead of siya yung habol, siya yung biglang nanghahabol sa dulo. So, that's the best good use of the eye for an eye dun sa Benedetta. And not to mention, grabe guys, grabe guys, the Alecto final blow. It's just calculated all. Hindi mo naglalaro bukas. Sa totoo lang, yung syempre naka-all eyes tayo doon kay Psycho, pati kay Soul during the chase doon sa mayroon. Hindi ko mapansin na ang dami na rin pala ng mga members ni Mabos SG. Yeah. Na na-push na pala nila yung bottom lane to the point na pwede na pala nilang biglang tapusin yung laro. What an impressive. Kapag naalala ko yung mga mga yes, cast or matang dalawa. Mega Esports and of course the fans, alam ko pinapanood nyo to. Ito, sino man ang mananalo dito, who's gonna win this series will be facing off, of course, our brothers from Omega Esports. Mukhang maganda ang magiging laban. It's either dito sa dalawa. And this is what we're talking about kanina, talagang yung Soul powerhouse. Like, a lot of people will look at Indonesia, sabihin nila sila yung pinaka-powerhouse na region. Saka ano, no? Powerhouse na region. Kumbaga, not really. If you are on the verge of, this is my final tournament, parang ano na to eh. It's not only buo ka na rito, parang all against the odds na to. And nakita natin lahat yun kay Soul. Yep. Muntun, ang baon ng labada ko muntun. Matagal mo. All in. And it worked. It really did work yung risk na ginawa nila with that lineup na lahat talaga. Madulas pa kay Lu, ano yung looping niya? Oo. Kay Lupon. Sorry, si Lupon. Ano yung tawag kay Lupin? Dato looping niya. Lupon. Lupon na siya. But, yeah, ito na ang mga kaibigan. We're just waiting in. And for sure, excited na rin kayo. Madaming na pa CR doon, for sure. Oo. Mga players. Teka, CR mo na ako. Teka na. Sa totoo lang, ang hirap yung pull off nung ano yun, nung ganong klase. Next time tayo, guys. Grabe si Moonton. Was SG. Yun yung mga ano eh. The risk na talagang tinake nila to be able to take this game. And somehow, Soul dito yung playstyle and somehow worked. Look at this, even JPL 3-0-7-3-8 for attack show. All throughout, ano pa nga rito, nagbukas. Walang patayong show, grabe. Ang clean nung ano niya. Of, Boss SG. Meanwhile naman, for that is a clean. SG, may part lang sa akin na ano eh. Kinukita ng probably sila in terms of the damage. I think na medyo nagulat din sila on how EVO's SG did attack on this game. I think nasobrahan sila ng reliance on the late game. Mm-hmm. Kailangan laging up si Lemon, which nakita naman natin, laging yung up si Lemon pero yung damage output niya sobrang limitado. That's why 1-2-8 lang siya at this game. Hindi man siya umabot din sa point na lagi siya yung focus. Hindi siya yung naging focus. For some reason, na-takedown agad siya. And I guess that's also a reason kung bakit si Aeon nakabawi naman kahit dito. Dito kahit pa. Tignan ko yung item record ni Psycho. What's gonna be the final item? That's a Winter Crunchon recipe eh. Parang yun, yung may ano, may wand ka, tas may armor. Yes, but anyway, mga kaibigan, our match MVP with a KDA of 3-0-7, not other than JPL with this time show. Yeah, full control. Grabe si ano. Giving all of JPL. Tanking responsibilities papunta sa Cho, hindi biro yan. Lalo dun sa lineup na ganun. Oo. Diba? So, deserve niya yung MVP na yan. Absolutely. So, ang ganda ng jersey pala ng EVOS, no? Part pa sila ng Zen. Bakit? Kasi tingnan mo, ayun, sa tapos may Z.
Oo nga, no? Aba, pwede ka. Hindi yata kami informed. Hindi ka mo informed, ha? Hindi informed ng Zen Esports. Oo, oh, pero, kidding aside, yeah. Shout out sa mga tropa natin from Zen Esports. Yan sila man, Jane. Sila kayo, Wolf. For sure, mga... Busy-busy ngayon. Mga or. Tingin ko, narunod si Kuya Manjin, ha? Habang kumakain. Yan, we are, again, dahil nga nagdaming nag-CR na players si Google, we're gonna go on a short break. Kailangan. Yeah, gaya nga sabi nila, we're about to go on a short break. But before we actually get on to our break, we would like to thank our official telco partner, Smart. Alright, this is it. With us, your favorite teams, battle it out and apply the gameplays with your squad as Smart. Powers up your game with free games for all. Get up to 14. Gigabyte for Mobile Legends and Facebook. Grabe naman. Come on, game 3 na agad, Pops. For 7 days, simply download the new Gigalife app and choose free games. And that's it. Hindi pa tapos itong araw na to, mga ibigan. We have still one more match to watch at alamin kung sino ang magiging kalaban ng Omega Esports at mapapabilang sa ating upper bracket. Once again, my name is Rob Luna. Kasama ko si Rockhart at magbabalik ang M2. You know, CR break muna kayo, Rob Luna. Pops. Connect. 5 minutes, guys. 5 minutes. Dance to move to the same beat. Sing to bring harmony. Play to take part in something. Yung commercial pa yung Smart. Yung madami pa yung ano ko dyan. Live stream ko. Design. To make them beautiful. Learn to understand. Plus to hold you. Be smart to be part of something beyond the self. Guys, grabe. Time out pa sila. Mag-antay tayo 4 minutes. There's meaning in everything you do. That's how we can make a difference. Nakapa ako tulad. Kaya pa ba? Welcome to Gigalife. Your passion, your story, your life. Simplify and your mind. This is the future. The Gigalife in just one tap. Experience more Gigalife. Ring with a smart hand. With a very fast and smart hand. How do I know it's the one? Simple, smart, echo. Simple? Smart is how. Things like Chivalry is dead. Chivalry is dead. Boom. Bang. Two minutes, guys. One minute, guys. Kung nakita nyo, guys, oh, buong bracket ngayong araw. It's, ano? 1-0. Wait nga, gawa muna tayo ng ano?
I didn't expect na magkakaroon ng game 3. Naging complacent tayo doon kasi kala ako, hindi na nga. Ngayon, first game 3 po na ngayong araw. Wow. Grabe yung matchup ng RRQ at EVOS. Talagang gutom. Naging pabaya sa last minute ng game. Okay. Bukas mag-restart na rin. Guys, comment down sa comment section kung sino sa tingin nyo ang mananalo dito sa game 3. Okay? Dito natin malalaman kung sino ang lalaban sa Omega tomorrow. Tomorrow ba? O sabi nyo tomorrow. And we are back here on M2 World Championship. The final game with a Uy, kape nga yan. Ganun sa kape. Gabi nyo. It's the friend! Uy, yung sarap. Ice cream yan. Ay, hindi sa kanya. Ay, pala ko akin. Wow! Pundador! Pucho na po naman, dali. Huwag ka ka ba yun? Guys, tignan nyo to guys, tignan nyo to. Hello? Ay, naku, lahat ba nung dumaraan din yun? Nakikita? Hindi, ito lang, yung ganito. Ano to? Ano nga to? Kape nga! Tapos nakapipicture ako may pundador sa harap. Oo nga! Kaya nga inanggulo kong ganyan nyo. Napapasok sa ating upper bracket. That's right, we are on game 3 of RRQ from Indonesia versus EVOS SG. Siyempre galing sa Singapore. Hindi nga. Hindi nga magkape na tayo. Di ka ba? May yung labad ako. Ay ako ma! Taga lang, game 3 pa next time. Oo. Sa game number 2 na. Muntun! Napagalito na ang asawa ko. Bilisan. Napag-usapan natin ni Rockheart. We may say na ang dami... Di pa kasi tinapos ang RRQ. Pinisi pa talaga yun, ha? EVOS SG could be able to take the upper bracket. No one thought that RRQ is possible na pumunta. They are one of the highly favored dito sa kanilang group. That's true. Again, RRQ... Grabing EVOS. Lumalaban hanggang huli. ...powerhouses in all of Indonesia. And somehow... they're being stopped. Talagang literal na pinush back sila nung last game niyan in a dominant fashion. Totoo. I like that. The dominant fashion. Hindi pala M2 2-0 curse ang meron tayo. Baka kasi Indo curse. One minute, guys. Kakatalo lang ng Alter Ego sa Bren Esports now. Ito na naman, their brothers here. The Indonesian squad once again on the verge of... Ayun na, ang dami ng papel na gamit ng coach nila. Lahat ng rotation roster nila nagamit na nung coach nila. Natatawa na si ano, gusto na matulog ni matititro kasi ang mangyayari there's a big possibility na baka magkara yung mga Indonesian na magsura kung yung CND well magbabago pa yun kasi ang mangyayari meron pa tayong phase 2 diba in phase 2 RRQ kasi Alter Ego sure sa phase 2 na sila eh. So ngayon RRQ will be the one. Let's go guys. Ilang oras na ba ako dito? Alas na. Pagsisimula na ating drafting phase. Makakakita kayo. Guys, let's go, let's go. Melody picks coming from RRQ or makakita tayo ng mga kakaibang draft from EVOS SG. Belleric take 2. Or meron ba tayong bago na namang matututunan mula dito sa mga teams from Indonesia and SG. Here we go. You're getting into the lobby right now. Let's get it on. Gladly going for the first bang. Respect, massive respect to EVOS SG. Grabe, grabe din kasi mag-zone out si JPL. EVOS, worth it talaga na siya MVP during that game. Together with, of course, kay Soul. Respect ba na talaga dito ng RR? Grabe mag-send pala na. Okay, let's go! Drafting, guys! Let's go! Last game ng gabi. Bigay talaga no show even nanonood pa ba guys tapit lang because right now I'm still excited kasi RRQ for sure may mga backup plan yun pag ganyan yes may backup plan saka sa totoo lang ayun oh may shout out Anton Rosario lapit na idol sabi niya ayan na grabe grabe no
Di ano eh. Ngayon natin malalaman kung sino ba talaga ang legend. Charot. Nandiyan na ata si mama. Hello, shoutout sa 3 viewers natin, no? Mas marami talagang fans ang Bren Esports. Ngayon, alam ko na. Let's go! Let's go, guys! So, yung mga nag-top 2 and 3 sa kanya, each ay magkakatapat-tapat sila bukas and apat sa kanila ang mag-farewell sa MLBB World Championship. So, those are Wednesday is Lalagan Day. Mag-alag shoutout sa 4 viewers natin na mag-alag shoutout po. Luckily, dahil alam natin walang malalaglag na Filipino team. Pero it's sad. Hindi ka lang kape. Hindi ka mamatulog. Wake up nga to! Kasi hindi sila maglalago bukas pa rin. Yes, oh. Let's go, guys. Let's go! In the end, you're into winning. Nakakain pa ng ice cream. Mas lalo kong ginan. You're gonna take any opportunity. Sino ang... Para makalaman sa iba. Which is again, go into the upper bracket. Yes. Oh, no. Wait lang guys, ah. I'm excited na ako. We go with the picks. To know kung sino ang huli ko mamilang for the upper bracket. Siyempre, ito ay tuloy to. Up until so, sasama sa akin this entry world challenge. Ito ay kung sino ba ang the world M2. Sana. Hey, guys, come on. Yun na yun. Kung sino man yung inyong sinusuportahan yan. Yun na yun. Okay, so si Lana is a good player, by the way. I really like it. Kaya yung kinuha din nila. Pero kasi ang ginawa dito ng RRU, sila naman ang... Guys, dumating na yung ano ko. Inanggalan nila ng... Yung binan ko. Si Potato. Wala pa rin. Drafting pa rin tayo, guys. Ano ba nangyayari? Exactly. Diba? That parang nagpalitan na nga sila ngayon ng lineup eh. They have a lot of dumb fashion. Ooh, Carmilla again. Uy, may Carmilla tayo, guys. Actually, ngayon ko lang makakita yung Carmilla. May nag-Carmilla kahapon, kaso hindi ko napanood. I think that's for Miss Goals. I don't know. Let's go. Yung with the crimson flower yan hindi na ganun kalaki yung cards na nahihikop niya o na nababawas pero yung kanyang ultimate rigid block yun yung parang mas ano eh na buffet from 50% naging 70% on the recent patch. Yeah, and that's really really big. And pag-compress pa kayo lalo na may lapu-lapu pa sa lineup nyo. Saka yung mga main shocker, it works well eh, di ba? Yes. Kaya na-link kayo, like 2 or 3, tapos nag-mountain shocker. Dalawang mountain shocker na magkadikit, no? Sakit nun. Would you think na kuha pa sila rin? Hindi na kuha pa sila like an atlas masyado ng greedy. Unayin natin, pre-upload yung game. Nilalagay sa rin. 3. Yes. It's a trick lineup. Nagiging ano eh, nagiging ang tawag dun, may mga certain win condition kayo bigla na kailangan. Kailangan lima silang magkakasama. Secret love. Kanino mo nung gaming chair to? That's, alam mo ka kung saan. So, mobile na naman yung type ng mga heroes. Hindi ka na Imbus SG. But, Rockheart, nakapansin ko rito, the Benedetta is open. Neglected by both of the teams. Yes. Oo nga, hindi pinansin. Right now, there's a good chance na maban yun. Considering na si Soul has been using it very well. Albert and Veen. Game na natalo sila. Oh, parang nandun pa rin naman ang game ni Soul dun eh. So, medyo interesting sa akin yung Harley na ano eh. Na-secure yung Harley. Kasi, I may Harley naman pala. Nag-Harley ulit ang Evos. Baka there's a part for Evos SG na they don't want to reveal yet. Yes. This Harley could go either way. Pwede rin naman itong mag-hit, pwede rin naman din siyang mag-jungle. Maglalambot like, yan, yung YS sa Harley. Doing, but, yeah. Kaya mo labanan kung may lifesteal ka. Magiging actual role
itong Harmony na to. One of the first times I've ever seen a 1-1 get banned here. Ay, talagang alam nila. Respect. This is an RRQ specialty. Yes, and of course, with the Sanchin, you can't... Ano nang open? Inopen yung Benedetta? Pinabibito yung Benedetta? So, but finally, nag-realize na, pwede naman pala iba, no? It really does work. Mm-hmm. So, ang problema dito is we have a few marksman options like Claude. Sila nag-ban na pinag-sakasal ko na. Oo, kasi ano eh, posible. Gamitin na sa kanila, no? Oh, yeah. So now, what's gonna be it for EBOS SG? Dito natin mag-determine kung ano ba ang totoong role na itong Harmony. Do you smell a Lancelot? Possible. Possible. Since the link is already been out. Still, okay, ang pick natin ngayon si EBOS na. Pwede silang kumuha ng... Pwede nila kunin na yung Benedetta. Nakaban na yung Chewie. Ooh, Alice! Ang naging pick ngayon dito. Ganun talaga, no? Ang EBOS SG, pumapansin mo, di ba? Oo nga eh. Oo nga, ano. Anton Rosario, I think that's a pick ng Bren. Except for the Alice, saka preference na lang yan. Oo. Saka yung dragon. Hindi sila nag-ano kanini. Pwede sila mag-no-tank kasi meron na silang ano eh, si JBL. May mga opportunity lang na literal. Paano mo kukontrain ng Alice? Pero this time around, hindi naman gaano. Pero ito ha, ito kasi yung ano eh. Ooh, Harry, kasi may shield. Puts sa Kagura. Nagsisynchronize lahat ng mga match. Okay. Wala, nag-Benedetta guys. Open Benedetta. No? Again, you group up. Ayan yung sinasabi natin kanina. Yung mga kailangan nila ng isa pang pang-compress. Ayan na. Yin yang overturn para sa RRQ. Yep. So, other than that, I think sobrang lambot din ng lineup ng RRQ Hoshi. Ito na naman tayo sa mga glass cannon na naman. Pero kasi ano nila to eh, specialty nila to kuya ka. Ganun sila sanay. So wala tayong magagawa. Pagin mo ba, Benedetta, magiging final pick dito? Ang ganda ng Benedetta dyan actually. Pero if they're gonna be doing that, Harmony will be their jungler. Oo, pwede. No, hindi. Mahirap. Jungler talaga yung Harley. Uy, Farsa! Grabe. Deepik. Farsa. Damage lineup. Lahat yan. Except for Rachel. Ano ba? Ay, ikaw. Kahit ka. Alam, ano ba yung adobo? Adobo. Sabado, linggo atan. Yung adobo. Yung sinigang. Adobo na lang. Mano? Ah, ibig mo sa tatay ko. Wow, may farsa sila, guys. Hindi so parang neglect yung So, yeah. Ibo sa SG showing as walang masyadong susugod sa farsa. Oh, magandang ano 'yun, magandang mangontra. Ang zone out din. Sana wala nang ano, mundo, no? Wala nang difficulties sa ano. Anong oras na kasi, no? Nagreklamo ulit. Wala namang tank na kailangan lang yung pinakagagawa. Tingnan ko talaga ang shield lang. Burst. Guys, palag tayo ng live stream, guys, habang nag-aantay. Kung okay lang, maraming salamat. Excited itong ganitong klase ng lineup. I mean, mas SG, and let me say, you know, one of the most innovative... Anong oras yun? Dami nun. Alright guys, let's go! Our last fight for this night. Sino mo nanalo dito? Mga kalaban ng Omega tomorrow. We'll fight Omega. I'm really excited kahit sino dito makakalaban ng Omega. Well deserved. Kailangan nila kailangan mag-aggressive tulad ng nabang Aeon kasi magic damage malakas mag-follow sa late game magic damage pero kapag snowball na lang kayo shoutout po guys, shoutout alam mo mga nagpapa-shoutout lang sa background.
Pero kung wala kayong gumagawa, kailangan nyo siya ng late game insurance policy ka. Tulad ng mga 1-1 nga, ng mga upload, kasi kailangan may mixed damage. Pero ngayon, dahil dito sa ginawa nila, sinacrifice nila yung late game nila for a very, very, very good early game. Okay, I'm saying, the way it was SG draft, it's more on mid game. Eh. Uh-huh. No, parang sabihin na natin early game because of the rest, it's all about the mid game. Hindi mo pa magaling level 4 na kung si Ayo tuloy-tuloy lang. Katulad yan, yung struggling, sakit ang galing doon kay JPL. Yun yung kilitong masakit. Oo, oh, plus may additional pa na ano, mm-hmm. na magic bumps from ano, from the Forza, which is at level, imagine level 2, level 3 lang, ganun na yung gagawa nila. Sakit, no? Lalo na pag nagka-ultimate ng mga to. And that was the Carmilla, that was supposedly the one to tank here on the side of RR2. Oh no, he was SG, this style and lineup of mage are doing wonders as early as 2 minutes into the game. Ganun sila ka-confident. Laban na kunin kagad itong turtle na to. Yep, laban kung laban, EVOS right now. Grabe, tansyahan sila guys, 2 minutes pa lang, wala pa rin nang mamatay. Alvin na box in na nila. Itong Lord. Yung mga meron doon sa ilalim, pero si Sol is about to zone. Nakukuha ng EVOS yung ano, Lord. Contest doon yung turtle, pero alam nila na buhay dito yung purple buff ng RRQ, pero back away na naman dito mga members ng EVOS SG. Nakuha na naman nila ang kanilang kailangan, which is the turtle. Yep, Feathered Airstrike doing a lot of damage, lalo na siguro nakatikit yung kanina, would have done a lot more. Pero so far, masaya yata EVOS SG dun sa nangyari ngayon, getting the turtle away from RRQ. Means papabagalan pa niya lalo yung galaw ni Albert, mas hindi makakapag-asim itong si R7 sa harap niya. Parang ang hirap kasi na grabe tansya nila guys. Sitwasyon ngayon ng RRQ kasi itong mga mage kasi parang init sa kanila na makapag-push ng mabilis. And dito si Pokemon. Grabe. Sakit, ang sakit, ang sakit. Shaman Force, ngayon lang, 3 minutes guys. Ngayon lang nakapag first blood. Uhuh, grabe yung Farsa. Somehow, nakabaan ito. Sabi, ito na nga yata yung trump card, yung ano, yung ace, ace alas, ng ano, ng EVOS SG, kasi wala. What? Kahit ako, hindi ko makapagpunin yung magagawa. You know why mama is angry? Because you're not listening. That was one of the best things para sa isa. Mama is mad because she loves you. And you don't listen. The passive coming from the user. O, diba, meron kayo yung tutorial ng pag-parenting. Tuloy-tuloy ang aggression dito ng mga members ng EVOS SG on the bottom lane, on the verge na mabasag to. Dito, itong hard as the Carmilla for 2 defend this one. Meanwhile, on the top lane dito. Uy, grabe, oh. Oh, grabe. Ooh, ulit mo, ha? Ay, nilabo-labo. Takbo. Nakatakbo siya. Napaslow nga si Lemon at na-jabated pa. Lapu-lapu. Sayang. What the heck? Bakit ganun? Ang ganda nun. Yes. Ang ganda nun. Sa totoo lang, ang ganda nung pag-sneak in doon ng lapu-lapu doon sa Feather. Sayang, sayang. Nakatago siya eh. Kaya siya nakapasok eh. Shot yun. I don't think na makakataas doon si Lemon. Yeah, what an impressive thing. Ako. Was that actually a play shot? Para yatang hindi. Hindi lang yeah. Dito na nga. Si JPL nandito sa bandang gitna na maglilapag na Zaman Force. Pero ang rason lang ng lahat ng yon ay para makuha itong turtle na yon. Pero ito na, mga kaibigan sa may bandang likod. Si Lemon, kinuputan ng mga squid. Nakita niyo guys, clash yan ng clash. Kasi wala naman silang region para magpa-late game. Dahil wala silang bukod sa YSS. Ayan, ayan, nakabawi na yung ano, RRQ. Although yung YSS pwedeng late game, pero as you can see, yung apat na yun, hindi naman pang late game talaga. Kasi pag pinatagal nila, kawawa sila sa Alice. Alice is also a late gamer, late game hero. Mong mga spells ngayon. Wala sila pa. Ng EVOS SG. Pardon us mga kaibigan. As really thought. Kasi projectile yung nakita. Oo, may nakita. Uy, yellow yun. Ano yun? Ay, di. It was actually a flame shot. Pero kay Vin. Vin. Yes. So, ayun. Abangan natin ang mga ganap dito susunod na yugto. Kasi,
So far, I think nakabawi ng konti-unti ang RRQ Hoshi. Ooh, nice jump. Nice jump. Kailangan mo humampal para may lifesteal ka. Yeah, nice one. Pero kumapalag na naman dito ang Evo's SG as Soul is about to fall. Pero hindi, siya yung nagsusola dito sa may pagdalikot. Grabe, grabe. Ang sakit na dito ng labo-labo as able to bring down two members of Evo's SG. Ngayon, rock hard yung kakaibang draft dito ng Evo's SG. Hindi na ngayon nagpe-pay off on the midway. Yeah, so impressive on the early. They had a lot of burst damage. Pero ngayon, namumuwang hindi na yung matter. As Albert, nakuha na yung turtle buff. Ano yung unggoy? Solid na namang hits niya. Hindi enough yung damage dito ng mga members ng Evo's SG to bring down. Look at that. But still, Potato here. But now, yan yung that R7 is able to go out of the Imperium. Oh, what are you doing? What are you doing? What's your mama? The strangling, spiral strangling, patay ngayon doon ang ating R7. No, no more. Yes, a goal lead over Evo's SG at 7. You're not listening anymore. It's still a long game, no? How about the long game ng RRQ? Doon ako nagulat nang wala masyadong casualty. Indeed, indeed. Saka ano, no? Tuloy-tuloy lang yung sagupaan nila dito as Potato been able to secure the turtle, pero hindi pa sila humihinto dahil si Psycho Dollar and si Pokemon going 1v1 against that Kagura at nawala na doon si Vic. Naku po, delikado ngayon dito si Lemon, pero palag-palag na lang daw. Uy, sila po lang po. Mabawi na. Shutdown. Taken down as well by Yuzhong. This outer turret on the mid lane, this might fall. Pero Albert here and R7, they want to defend. Pero ang tanong, kaya ba nila Rockhart? At parang hindi na ako nagulat na biglang nakaka-triple yung Evo's SG doon na, na big... Nakasabi lang natin, grabe yung bawi ng RRQ kasi binaliktad na naman agad nila. Oo, sa totoo lang, parang left and right yung nangyayari dito. Eh, kung baga, makakabawi yung RRQ, tapos mabawi yung lagi. Grabe, lumilipad yung Carmelo. Pwede rin skin yan, yun ba yung magic? Gan, magician. Ito yung literal online rambulan. Oo, ito yung online rambulan. Online sundukan, online rambulan in both of these teams. Pero of course, there is a certain lineup dito, mga kaibigan, na mas mag-benefit going into the late game. And yes. I may say that's RRQ Hoshi. Still, kung ganito ang mangyayari throughout the game, I may say sila yung mas nakakalamang dito kung tabla ang laban hanggang ngayon. Ayan, yeah, no? Yung Alice, guys. Sabi sa inyo, pang-late game yung Alice. Yan ba yung Alice? Evo's, wow. Pero look at that! Oh, Lemon! Na, yung dalawang major sa may bandang likod is actually about to get dito si Ayo. Pero pumapalag-palag naman doon yung Forza with the wings by wings. Sila po lang po yung naging core nila. Okay. Hindi makatakas sila po lang po. Naipit. Pero mas sustain ang isang Alice as two members from RRQ is about to fall once again. Nangyayari sa Harry. Just what you wanna see here. Sino to? Ay, may YSS pa pala. Agrehan RRQ. Oo. Grabe yung pass. Grabe, ganda ng matchup. Saka ang ganda naman sa tatlo. Nung pagkakastan niya, actually nahuli niya doon si, ano, si Potato and as well with Aeon. Kaso nga lang. Yung kulang yung bawas. Yung kumbaga ang nangyari, parang nasargo yung dalawang mate. Pumunta yung Parsa sa taas, nag-space or nag-dash out naman yung Harley pa ibaba. And wow, eh, dito nagpe-pay off ngayon yung style nila. Yung dulas. Oo, oh, yung dulas factor. Pero ito na, hindi pa tayo tapos pa the game. Laban na naman magagawa. It's about to fall to Lemon once again. Pero pumapalag, look at the passive dito ni Soul. Yung kanyang kaluluwa, binibigay niya doon kay Lemon. Pero dito sa gitna, may laban pang nagaganap. Ayan yung Farsa, free hit na naman yung Farsa, guys. Ayun, namatay din yung ano. Talis. Yung kanyang Black Dragon, tapos na doon. Pero si Aeon, yari kayo. Ayun na, lumalabas yung katin ng ano. Nung Harit sa kanong what do you call this? Wala pa palang death yung ano? Wala pang death yung YSS. Yep. JDM, malayo pa si Potato. At uli yan, kuha yan. You wanna go for that buff instead, Lord, going over the RRQ, Hoshi. Diretso yan sa baba.
Tingin ko yung playstyle ng RRQ na talagang yung bago. Pero ito yung sa baba, guys. Pinapasok nila yung mga majors doon sa likod. It's actually been paying off. Kasi ang nangyayari, parang nadidismantle nila yung ano, information dito ng CSG. Parang mas parang patakas. Parang patakbo lahat ng nadidismantle nila. Now, the Lord marching in here onto the bottom lane. What's gonna be it for Sige, masigma, salamat. It's just level 1 the Lord, so hindi pa siya magiging big destructive deal para sa base. Pero, ang masasabi ko, Rockart, si Lemon dito is actually been the one who's dealing so much damage dito sa mga members dito ng EVOS SDS. Ayan, namamang ni RRQ. Sabay tatlong lane. Although level 1 Lord dyan, control naman pa rin yung mga lanes. Come on. Arsenal dito ng EVOS SG to be able to deal damage here on the Lord. Mukhang mapapatay pa rin naman nila to. Yes. Pero hiwa-hiwalay dito ang mga members ng RRQ as they want to push all the minion waves here on the base of EVOS SG. Pero wala naman silang nakuha ang base turret. But still, the momentum ngayon, hawak ito ng RRQ. Yun ang nang kinagandaan ng lineup ngayon ng EVOS SG. Madami sila. Lahat ng hero nila may wave clear. Oo. Oh. Diba? They can wave clear. Oo, oh, kaya na ubusin yung ano minions. Medyo nabago rin yung kanilang playstyle dito eh. Yes. Now, they're on the defensive stance ngayon dito, mga kaibigan. But look at Lemon, ganun siya. Grabe si Lemon. Talong sa lima! Oh, by potato, wala siya. Grabe. Palag-palag na nga naman din the mounting shopper just to help him to provide the more damage. Pero dito na, dumating na ang mga tropa ng RRQ. Zaman 4 was there. JPL, siya ang unang mawawala. Pero yung dragon, hindi na enough yun. Dahil nakatax nga. Pero si Pokemon, nandito sa likod. Grabe ni Sarah. Dito yan. Nakaganti na siya. That's na Tita Karen Hope. Bracket. Congratulations to RRQ. And congratulations to si Evos. Kitang-kita sa mukha ni Potato yung ano. Bad trip po. Bad trip na bad trip si Potato. Sino ba hero yung Potato kanina? Did not see. Can't see. Mga kaibigan, ang unang bayani naman talaga natin sa Pilipinas ay si Lapu-Lapu. Kita mo yung ano yun, ano yun. Hinahamer niya yung puntong yun. Bayani ako. Kumbaga ano eh, nahanap niya talaga si Potato eh. Yes. Para ang setup niya, tatalo na niya ng ulti. So pag nag-space, or rather yung... Maraming salamat ulit guys. Bukas na lang po ulit. Maraming salamat. So from there kasi, di ba may certain cooldown pa yung bago ka makabalik dun sa hat mo? Yeah. And enough na yung oras na yun para... Grabe.